joints parang mafia. Alright, nandito na naman tayo sa ating Two Joints Life and Style Podcast. Meron tayong guest ngayon. Parang may paligad doon. Energy ah. Siyempre, papakilala muna natin yung guest natin ngayon. Parang liga eh, no? Robert Masigasi. Yes, sir! Pio Valbrena in the house. Sobrang saya ng experience dito sa Two Joints. Hello sa inyo, guys. Yes, sir. Ay, gago, bigyan mo ng maganda introduction siya. Siyempre, sa mga hindi nakakilala sa kanya. Sa mga hindi nakakilala kay Pio. Award-winning. Oh, yun, yung yes. Ganyan. Award-winning director. Panalo to ng MMFF. Yes, kung hindi nyo pa alam, panoorin nyo yung Kandado kung hindi nyo napapanood. Yan. Panalo ng MMFF yun. Unang film na galing sa Facebook. Na-awardan ng isang prestigious na organization. Damn, so record ano ko pala. Siyempre mo yung history. Oh, nasa Guinness yan si ano. Pero totoo yan, history yun. Yeah, award-winning director and actor. Siya rin yung actor, everything. Scriptwriter. Lahat, no? Editor. Tama. Editor. One-man team. One-man team, basically. Sound engineer. Ayan, si Direk Pio. Sa mas madali, Super Pio. Sa mas madali, para mas makilala nyo siya, siya yung sa Tambay series sa Facebook. Mga buraotan. Yan. Shoutout sa inyo, kila Balong, sa kila Mata. Shoutout sa'yo, Mata. Shoutout sa'yo, Balong. Boy Turo, lahat. Yeah. Ako, lagi ako nanonood ng mga lalabas nito. Kasi idol ko si Mata eh. Natutuwa ako sa kanya, yung sipag niya kasi. Kaya lagi ko talagang napapanood. Si Mata yung ano, di ba? Yung chubby. Katawan niya. Oo. Siya yung counterpart na siya yung pudong dun sa Tambay crew. Mas mataba sa akin yun. Oo, mas mataba yun. Pero kasi yung payat mo siya dati. Dati. Nung pumasok na siya sa amin, ayun na, oo, last kumain. Alam mo yung matakaw pala yung mata. Kakamit pa lang namin, punta siya sa, okay, Tambay House. Iba kasi yung bahay ko eh. So, alika, punta ka sa bahay. Daling kita. Ah, kumukuha siya ng ano. Pero una muna, nahiya. O, ba't di ka pa kumain? Sige lang, direct. Nahiya pa ako. Tapos maya-maya, makita ko, kumuha ko dahil pagbaba ako doon, kumukuha siya sa kaldero mag-isa tol. Kumakain siya talaga. Sabi ko, kanya ko, nahiya ka. Hindi, gugutom na rin ako eh. Paggutom na rin, di mo na rin maaalis mo rin na yung yamo. Pansin ko yung mga ina-idol ni Pudo, mga kakatawan niya din eh. Si Burner. Oh, idol ni Pudong yun. Oh. Ay, talaga. Uncle ko yun eh. Oh, diba? Uncle Burn. Ano ni Pudong. Kailangan magtagpo kami nun, kuya. Balang araw. Okay, hindi. Gusto nga nilang pagtagpuin si Balong tsaka si Imay. Ay, oo. Oh. Eh, pupunta tayo dyan. Malapit na. Ah, pero hindi ba? Nasa loob si Imay. Nasa bakasyon. Ah, okay. Okay. Bakasyon. Bakasyon siya. Ang ibang bansa. Nang ibang bansa. Hong Kong. Oo. Oh, okay. So, nagpaplano kami na... Sabihin mo ba natin yung plano natin? Okay lang yun. Pwede din, oo. Para abangan nila. Mm-hmm. Ano bang plano mo sa akin? Tsaka para tuloy na. Ano bang plano mo, Direk? Meron kaming episode na gagawin ng serye, syempre, ng Team Tambay X Two Joints. At yes, syempre, yes, masayang-masaya ang Tambay na malaman yun dahil makakasama natin ang Two Joints. Di ba? Ano yun? Alam mo na yung gagawin? Ay, yung mga script mo, ganun? O tsaka ka pa on the spot lang yun, kaya no? Pero usually sa serye, kapag... meron akong naisip na tingin ko, uy, bagay ito. Halimbawa, yun sa atin. No? Sinusulat ko yung storyline. Okay. Tapos dun sa storyline na yun, may mga binubullet points ako dun na importanteng kailangan masabi. Para matahi yun. And the rest, puro adlib na yun. Kasi yung editing ko dun, fast cutting siya eh. Okay. So pwede kong, para ako naghihimay ng isda. Diba? So pwede mong alisin yung mga tinik na, halimbawa, may mga corny. Tingin ko, para sa akin, corny to eh. Aalisin ko yun. Kaya siya nagiging fast cutting. So pwede kong alisin yung mga mali, yung mga corny, natatanggal ko siya. Ikaw na rin nag-i-edit? Ako na rin. Oo, siya na rin nag-i-edit. Kinukulayan mo pa yun? Naka-preset na yung serie. Wow. Kasi pag yun at yun na yung lagi mong ginagawa, okay na yun eh. Unless mag-iba yung araw, mag-iba yung ano, doon mo na lang i-adjust. Ganon. Bakit ikaw ang nag-i-edit? Meron akong mga editors dati. No? Nakadalawa akong editors. Ang problema kasi yung time, no. Syempre i-edit niya. Wala akong gagawin kundi mag-phone ako, gawin yung ibang bagay. Approve mo ba? So pagtapos niyang i-edit, pupunta pa ako ng yung ipi-preview ko, no? So pag pin-review ko, pag hindi okay, iuutos ko ulit. Babaguhin siya. Babaguhin niya. Oras na naman. Kakain ng oras yung pag-i-instruct mo, tas gagawin niya ulit. Tas yung preview mo. Eh pag ako na yung gumawa, since okay naman, kaya ko naman. Tapos na. Di wala nang preview. So nakakabawas ng oras. Minsan nag-edit ako ng
episode sa isang editan, minsan tatlo. So may tatlong araw na akong bakante. Mm. Ah, okay, mag-shoot pa tayo. Nag-edit ka ng? Tatlong episode sa isang upuan. Oh, tatlong isang episode. Oo, oh, mga ganun. So sa tatlong episode na yun, tatlong araw bakante, makakagawa ka pa ng iba. Ng iba, oo. Oh. Yun na yun, sulat, tsaka kung paano mo i-upgrade yung characters nila. Sinabihan mo na ba si Direk? Sorry. Oo, oh, alam niyo, Direk. Okay, okay, sorry. Tuloy. Ano yun? Naalala ko lang. Hindi, si Direk, mag-shoot din kasi music video mamaya eh. Ah, si Bombit. Si Bombit. Direk Bombit. Ano? Si Frank. Okay, copy. Okay. Uncle Frank. Gusto niyan. Alabas lang naman si Frank eh. Ayan, yan. Dali yan. So, tawag dito. Ratatat ka rin talaga eh, no? Tuloy, no? Oo, kasi alam mo ko eh, yung sa akin, mga tol, meron akong ugali na, nung nagsimula ako, di ba, nag-artista ako eh. No? Si kila Direk Joy. So, okay yung first nasaba ko. Marami rin ako natutunan sa kanila. Then after that, nag-rapper ako sa record label. Mm-hmm. So bumuo sila ng parang Black Eyed Peas. No, ikukwento ko lang ng mabilis. Mm-hmm. Tapos from there, nag-solo artist ako. Eh nung that time, kalakasan ng mga battle league nun eh. Uh-huh. So yung nirelease ko, parang walang pinanggalingang street cred eh. Rapper ka lang, tas nasa record label ka agad. Tas kakulab mo si Lolita Carbon ng Asin. Mm-hmm. Which is sobrang grateful ako dahil nakasama ko siya sa kanta. Asin, ano to, mga folk rock icon. Mm-hmm. Mm-hmm. So nung nakasama ko siya tol, wala akong guestings masyado, wala akong TV. Syempre hindi naman doon hihinto yung pangarap mo eh. Uh-huh. So ang ginawa ko, kung wala akong TV show, wala akong guesting, ako gagawa ng sarili kong show. So ginawa ko yung rap sessions kung naaalala niyo yun. Okay. So wala akong guesting, wala akong TV show, hindi pwedeng tumigil. Gumawa ako ng show ko, rap sessions, ako rin nag-direct. First directing ko yun, yung show na yun. And then, nung natapos yung season, tumagal ng 2 years yung rap sessions. Daming mga rappers na nandun. I mean, sila Princess Thea, sila Smug. Ang dami. Si Shanti ang pinaka-last eh. Tsaka si Blaine, pinaka-last episode bago anong ko tinapos. Anong ginagawa nila sa rap sessions? Nagra-rap sila ng kanta nila. Tapos yung iba, pag gusto mag-freestyle, nag-freestyle din. Okay, okay. So, parang cypher. So, ganun. Nung natapos yun, edi nag-aartista rin ako. Pwede, kung walang gagawa nung ano ko, nung show ko, wala akong mga sariling TV show, di ako na lang din gagawa. Di gagawa ako ng paraan. Yung naisip mo yun, di ba? Oo, ako gagawa. Kung wala, artista wala. Ako, wala akong show. Wala akong show, di ba? Oh. Di gagawa akong show ko. Arang ganun. Pero kwento mo, Pio, bakit may background ka? Kasi hindi naman ganun kadali gumawa ng pelikula. Eh. Naisipan mo, hindi naman biglang marunong ka na agad, di ba? Bakit marunong ka? Ah, yun. Nagtama si Frank. Kasi nagsimula ako 17 years old. Yung BFGF that time, yun nga kay Direk Joyce. So, siguro, BFGF? Ano yun eh, parang sitcom okay. Sa TV5. Okay. Kasama ko si Kian Cipriano, first time niya ring umacting doon, si Calia Lili. Si Kian Cipriano, love team to nila ni Alex Gonzaga. Mm-hmm. So, parang ako yung ka-love triangle, kasi si Alex Gonzaga doon, katulong, si Buwanang katulong ni Kian Cipriano. Tapos ako yung ka-textmate na Jejemon, na rapper. Mm-hmm. No? So, doon nagsimula. So from there, nung 17 ako, down to tumagal ng 10 years na rumaraket-raket ako sa acting. Yan, sa Bagman, madami. Miss Granny. As in, supporting roles, kahit anong role. Kahit gwardiya, aba, nakakabasa na pala ako. Naging security guard ako ron. Naging passion ko yung acting eh. Kasi kumakawala ka doon sa karakter o sa buhay mo na kung anong meron ka. Minsan makakalimutan mo siya eh. Nang sandaling oras kapag gumaganap ka doon sa character mo, no? Kasi kailangan mong iwan yun eh. So ako, bukod sa music, sa pagsusulat ng rap, na nagiging takasan ko ng pagsulat, ganun din sa acting, no? Ang hirap ng buhay ko. Imagine mo, that time nung 17 ako, dumudumi ako sa... Wala kaming inidorong maayos. Wala, as in, fucked up yung buhay namin. Walang perang maayos, yung air mats ko. Hustler, literal na hustler noon. Eh, isang anak lang ako, no? So, ako, di dong alam mo ito, hindi nag-artista ka, di ba? Sabi ko, wala eh. Eh, di tutuloy na lang. So, yun nga. 10 years tumakbo yun. Yung acting na yun, halimbawa, yun nga, pangit yung buhay mo eh. Dun, yun yung nararanasan mo na buhay. Pag uma-acting ka, halimbawa, yung acting mo. Parang eh, natatakasan mo eh. Natatakasan mo yun. Kasi kailangan mong iwan yun para ma-portray mo yung isang character. Character, eh, pag uma-arte ka.
Halimbawa, sa bagman, chief of staff ka, ano ang alam ko dun? Mm-hmm. Diba? So, kailangan assignment mo ngayon yun para aralin. Kasi hindi tuturo ng director sa'yo yun eh. Ito gagawin mo ha. Kailangan ganito yung hand gestures mo. Ito yung mga mannerism mo. Yung mga nuances mo. So, may mga ganun. For example, yun nga, chief of staff ka, eh, di ko naman alam yung ganun buhay. So, i-research mo siya ngayon. So, pinag-aralan mo pa talaga? Oo. Meron din akong isang special sa akin na naganapan ko, yung allergy in love. Kay Cholo Barreto at kay Chi Filomino. Ano naman ako doon, manager ni Cholo. May sakit kasi siya. Pag nakakakita siya ng boobs at nalilibugan siya, pwede siyang mamatay. Okay ba yung sakit allergy niya? In love to. Oo, sa ABS to. Oh, ang problema ngayon, sobrang sikat ni ano dito ni Johnson, si Cholo Barreto yon. Sobrang sikat niya na writer ng libro. Eh paano ngayon yun? Sobrang sikat mo. Ang dami nagkakagusto sa kanya. Ang dami nagkakagusto sa'yo, sikat ka eh. Ang problema, pag nakakita siya ng boobs tapos na limugan siya, pwede siya mamatay. Eh ako ngayon yung manager. Ako yung manager. Pinipigilan mo ngayon. Ang director nito, pare, makulit din, si Joros Gamboa. First directing niya yun, eh komedyante si Joros, no? So ako, ang character ko doon bilang manager, parang si Ari Gold. Ang nagsabi nun sa akin si Joros, oh, para hindi ka mahirapan, gusto ko dito yung character mo, Ari Gold, yung laging mainit ulo. Tapos hindi ka nagpapatawa, nakakatawa ka na kasi laging mainit yung ulo mo. Ano yan? Gusto niyo ipasok sa puwerta niyo yung mga ganon. Yung mga ganong klaseng manager. So, ayun. Yun yung nakakatawa lang. Kulit ng sakit nun. Oo, tol. Bawal ka malibugan. No? Ang hirap nun, ah. Oh. Pero sa tingin ko to si Pio, parang ano, tingin ko, prediction ko lang to. Parang isa to siya sa, kumbaga, yung mga dating kilala nating mga direktor, siya na yung parang ngayon, sunod na. New wave na ganun. Exactly. Kumbaga, ang hinihintay na lang ni Pio, oras na lang. Oras, ang namamagitan na lang, oras. Eh. Oras parang na lang, ganun, di mo alam kailan, pwedeng next week. Pwedeng bukas, pagising mo. Pwedeng bukas, dahil lumabas ka sa podcast na to. Pagising mo bukas, iba na yung buhay mo. Ito. Sa mga nagaanap ng director ko, di ba? Oo naman. Pini ko ganun, tapos makabagong atake na hindi na yung unang panahon na, ano, di ba? No? Totoo. Face mo. Ano, yung mga, alam mo yung mga lumang palabas dati, yung lagi mong naririnig na pangalan na director, di ba? Oo. Oh, di ba? Exactly. Oh, exactly. Oh, ganun na ngayon, Pio Balbuena. So, yan. Siya na yun. Oo, pagiging ganun. Pero alam mo, nakakatuwa, no? May iba-iba rin kasing characters din yung mga director, eh, no? Parang halimbawa, si Binibining Joyce Bernal, magaling siya sa mga love team. Mga rom-com, eh. Noon, di ba? I mean, idol ko yun sa rom-com. Siya nagpasikat ng mga love teams noon, di ba? Ng mga Robin Padilla. Mga Julina ba yan? Eh, ikaw, ano ang gusto mong ganun? Oh, yun nga, exactly. Ano ang gusto mong ganun? Yep. Pag sinabing Pio Balbuena, ano ang gusto mong maalala agad nila sa'yo? Ako, anong tema? Gusto ko kasi yung mga, ano eh, yung mga found na, no? Yung mga realistic, yung kung ano yung nangyayari. Nangyayari. Pero talaga. Mas gusto ko talaga yung, syempre, mas kakampi ng mga mahihirap. Yung masa, kung ano yung tunay na nangyayari. So, ginagawa mo na pala ngayon? Oo, yun. Pero, yun nga, nire-ready ko na yung sarili ko sa full. Nag-uusap nga kami ni Frank minsan na mag-full ka na. Sabi ko, bitin na eh. Oo, nabibitin kasi yung mga tao. No, sa pa 12 to 15. Full length. Sila. Full length. Oh, kasi parang mag-direct na ako. Minamanina niya yung short film, parang petics na masyado nung nakita ko. Sabi ko sa kanya, gusto ko makita yung medyo may pressure ka naman. Gusto ko siya makasama sa trabaho na may pressure. Magkakaalaman tayo ngayon, kung di ba? Kasi nung nakatrabaho siya, parang naglaro lang. Mas madali pa kaysa sa school play niyo nung high school. RPO take the wheel, ha? Parang hindi na ako nahirapan. Siya na yung magsasabi ng sasabihin ko, ano yung actingin mo. Mm-hmm. Eh, pag hindi mo pa nakuha, ginawa na niya sa harap mo eh. Mm-hmm. Di ba? Ganun siya mag-direct eh. A-acting niya sa harap mo, mm-hmm, gagayahin mo na lang. Mm-hmm. At ang isa pang challenging doon, kaya feeling ko, ang isa pang challenging doon, di ba, usually pag maggagawa ng pelikula, yung mga cast mo, aktor na talaga eh. Di ba? Mm-hmm. Kaya ginagawa ko rin tong parang learning process. Kasi ang isang challenging doon, yung mga artista ko, hindi tunay na aktor yun. Talaga. Like, sila mata, talagang streets lang yun. Nagra-rap yun. Tapos nasa streets, di naman siya artista eh. Yeah. Wala siyang experience sa pag-arte. Si Balong lalo, si Balong. Oo, lalo. Nagme-mekaniko yun, hindi naman umaarte yun. Ayaw nga niya eh. Sabi ko, liga, isasama kita dito sa serie. Ayaw ko dyan, bro. Sabi niya ganun. Ayaw ko dyan, bro, pumasok ng ano, ng talyer niya. Tapos paglabas may dalang shades. Kalaba, ayaw mo. Try natin yan. Dalang shades. Pero ngayon, enjoy siya eh, no? Masaya. Nakikita mo talaga eh, no? Enjoy niya. Tsaka ano, lumupit siya. Kaya niya na nga eh. Pag binigay ko sa kanya, alam niya na yung gagawin niya.
Gaganto na yun minsan. Ah, hindi ako ang bahala. Alam ko na. Gaganto na siya minsan. Okay, alam mo na yan. So, nababawasan yung trabaho ko. Na nakakatuwa. Uh-huh. Kasi dati, challenge sa akin. Pero yun naman, libangan ko rin kasi magturo. Nung kung ano yung alam so ko. So ngayon, gamay mo na magturo sa isang hindi aktor na tao? Oo, masasabi kong, well, isang patunay yata si Frank Debut. Boss Franco. Boss Franco, nasa pelikula namin yan. Sa short. Yeah, pero ito, ano ito eh, medyo 50, ano, nasa kalahati. Isa na yung paan niyang ganun, nakakalahati na eh. Kumbaga, pang ano rin to siya eh, pang kamerahan din to siya eh. Hindi, sinasabi ko sa kanya yung rehistro ng mukha niya sa camera namin. Sabi ko, pang artista talaga. Sabi ko, nagchat-chat nga ako sa kanya nung nagra-rough cut ako eh. Pogi mo dito. Sabi ko, tingnan mo to. Sinesend ko sa kanya. Sabi niya, ayos ba direk? Carlo Aquino, no? Kamukha ni Carlo Aquino. Or si Carlo Aquino ang kamukha. Paano pag naging ka-ex? Tropa ko si Carlo eh. Pag-arapin mo nga sila. Paano pag nag-collab, no? Acting, syempre. Veteranong actor yun si Carlo eh. Child star yun. Tapos makakaharap ni Frank. Kunyari may eksena. Anong mararamdaman mo, feeling mo nun? Gagayahin ko lang yung sasabihin mo, bahala. Bahala sabi siya. Ni Pio, ganito gawin ko eh. Sabi ni Derek, yun yung gawin ko eh. Yung technique, di ba? Hiramin mo lang yung utak, di ba? Tingnan mo yung sagot niya. Hindi magmamagaling. Bakit? Di hirma alamin. Sagot niya, di ba? Bakit? Ang ganda ng sagot niya kasi, gagawin niya. Yung iba kasi, naku, hindi ko alam kung ano maramdaman ko rin. Siyempre, magaling. Matatakot, di ba? Hindi, gagawin niya. Ito yung sabi ni Derek, ito yung sabi ni Pio. Pio, take the wheel. Kaya na niya. Pero may mga na, ano ka rin ha, tinuruan mong acting sa isip mo, hindi talaga kaya na ito. Ah, marami. Mm. Oo. Nagpapa-audition siya eh. Oo. Libo rin eh. No? Oo. Maraming, katulad na ito, perfect example, no? Yung PA ko, yun din yung shooter namin ngayon. Di rin siya professional cinematographer. Okay. Si Bambam. Assistant ko yun, no? Pero tinuruan ko siyang humawak ng camera. Sabi ko, ikaw na mag-shoot kasi serye lang naman, naka-tripod. Parang ganito. Mm-hmm. Nakatayo lang, tapos i-check mm-hmm. mo lang. Si Bambam, magaling siya magpatawa sa ano. Yung kami. Off-cam. Ang galing niya magpatawa. Siya yung mas nakakatawa sa aming lahat. Pangalawa lang si Balong eh. Mm-hmm. Si Bambam. Pero pag may camera na. Pina-acting ko siya, tol. Hindi kaya. Sabi ko, hindi. Ah, ito pa ang role. Yung si Barbie, kung naaalala yun ng mga ilang viewers, si Barbie yung ano siya, bading, na dapat ka-partner ni Bambam. Mm-hmm. Hindi dapat si Balong. Mm-hmm. So bading to eh, si Barbie. Shoutout sa'yo, Barbs. So ngayon, ang kapartner dapat nun si Bambam. Si Bambam, ang character niya, namamakla siya. No? Okay. So pina-acting ko siya, namamakla siya, tapos nagpapatawa siya. Tol, 20 minutes na kami, wala pa akong nakuhang acting na matinong emosyon, kahit anong direct ko sa kanya. Tapos sabi niya ganito, nung nakaka-20 minutes, no? Direct, ano, hindi pa talaga ito yung time ko. Tol, hindi ko na pwedeng ipilit yun. Siya na yung sumuko eh. Nagkakaling na sa bibig niya eh. Siya na yung kaling na sa bibig. Ako, hindi ako sumusuko. 20 minutes na kami still rolling. Holy oh. Shit. Di, kaya mo yan. Ito pa yung sabi mo. Tapos siya na yung gumano. No? Hindi ko pa talaga time to. Siguro next time, baka maano ko tutangin. So, inayaan mo na lang. Inayaan ko na. Hanggang ngayon, hindi pa siya masyadong nabibigyan ng role sa mga eksena namin. Pero sumusundot-sundot na siya. So, totoo nga yun, Dom. No? Kasi sa Sorrento, marami kaming... Tropa na parang, sarap niyang shootan or sarap sundan ng camera, gawing dokumentary yung buhay niya. Daming karakter sa lugar namin eh. Pero sabi ko kay Dom, ba kasi pag may camera, iba na yan sila. Oo. Mismo. Ilang yan. Naka-freeze up din yung camera. Ilang sa camera yung mga yan. Dati naalala ko nga, tol, nung nandun tayo sa Sorrento, nag pictorial ba ng mga damit. Tapos parang may pinakilala kami sa'yo ng mga hoods dun. Ikaw, syempre, normal lang sa'yo mag-picture-picture, tsak-tsak-tsak. Pinipicturean mo kami, ganyan. Napapansin ko, yung mga ibang tropang sa'yo, naiilang na agad. Kasi, syempre, yung mga yan, mga criminal yung mga yan. Naiilang sa camera yung mga yan, di ba? Takot sa camera mga tao. Baka hindi nila... baka hindi sila pang ganunan ba, di ba? No? At saka ako, yun nga, yung sa mga ganun, yun yung trip na trip ko eh. Yung mga ma-discover yung mga talents nung... Kasi minsan, hindi lang sila sinusubukan eh. Pero nandun sa loob nila na pag pinitik mo, magaling pala eh. Si mata. Kumbaga hindi nila alam na pang ganun lang pala sila. Kumbaga nagising mo yung stars. Oo, nagising yung mo. Yung star mo sa kanila. Exactly. Mo. Which is ang ganda kasi, di ba tingnan mo ha, may mga art, hindi ko naman nilalakat. May mga artista na, at hanggang ngayon, meron pa rin mga caster na ang tinitignan pa rin. Siyempre, yung gwapo ka, maganda ka pag umarte. No? Minsan, pangalawa na lang yung skills eh. Mm-hmm. Yun yung priority. So parang ako old school na way ah. Oo, yun tama. Eh. Na hanggang ngayon, nauulit pa rin. Tingnan mo sa mga ibang mga, anong tawag nito, yung mga artist search.
'di ba? Ang hinahanap pa rin nga talaga. Ganun, no? Sa ibang bansa hindi naman ganun 'yun, no? Sa ibang bansa kapag mahirap yung character mo, mukhang mahirap yung kukunin, no? Yung dito magtatara, magsasaka ang role. Pero konyo, English, hindi pa makapagtagalog. No, exactly. Tisoy pero magsasaka at hirap magtagalog. Exacto. No? Totoo nga 'tong pag nanonood eh. Ako ng guwapo. Pag ako sa pag nanonood ako ng movie, pag masyadong pogi at guwapo, maganda yung artista tapos hindi shoot sa role, nawawala na ako ng gana. Oh, parang mali, ako no? Ng mga normal na mukha, parang ganoon, minsan ganoon na. Pero sa tingin mo bakit ganoon dito? Ba't ganoon sa Pinas? Hindi, sa states iba. Hindi siguro kasi hindi mo rin sila masisisi kasi negosyo eh. Yeah, partly negosyo dahil syempre negosyo rin naman sa states. Oh, pero dito kasi sa atin may kultura importante dito yung looks. Hanggang ngayon. Tsaka yung ano, fan base, tol. Fan base. Yung community. Mas madali mag-build na. Exacto. Okay. Kumbaga, sure money. Hindi, tsaka sure money. Sure money. Oh, halimbawa, o kukunin ko tong endorsement. Love team ni Lakika pati ni Sino? Ni si Star. Malakas yung sino? Love team nila ngayon. Meron silang 200,000 sure na manonood sa sinehan. Oo. Kakas ko to kahit hindi pasok sa mga role. Oo. Pero recently nababago ng onti at tinamo si Kita Kita. Ay, oo naman. Si Empoy, tsaka si Alessandra De Rossi. At tsaka yung iba rin, nakakatuwa naman na kahit na bibigay sa kanila yung role na hindi bagay sa kanila, pinaghihirapan pa rin nila talagang aralin at tsaka nagagawa naman ng iba ng tama. Yung iba nga lang, hindi swak. No? Marami, di ba? No, pero yun nga, sorry. Tama siya, yung kita-kita, tol. Nabibreak na ngayon yung ano. 400 million yun. Huh? Parang pwedeng leading man ka, hindi ka gawa pings. Pwede na ngayon. Pwede sa Pinas, na. Pwede na, pwede na. Pwede na pala ako eh. Sana nga mag-ano talaga ba? Pwede ka na daw. Papunta ng reality feeling ko. De, pa. Yung acting skills ko kay Pio ko ipapabukas. Oo naman, tol. At saka may mga, alam mo, sinabi ko nga, gagawa ako ng pelikula na 40 to 100 this year. God damn! Kaya ako sinabi sa iyo kanina na tuwan-tuwa ako dun sa nagawa natin na top 1 ko siyang favorite. Kasi one man. Mas nagawa ko siya ng mas mabilis, tol. At kapag nangyari yun, mas magiging posible yung 100 na pelikula this year. Yes. So para next year, dun ko nabubombayin yung sarili ko na mag-full. Full okay. Movie na. Palong-palo na experience mo. Eh, kasi naka-100 ako this year eh. Siguro naman, yung full, kaya ko na siguro yun. Sure, boy. Paano mo nalaman niya yung way na ganyan na ratatat pala ang way? Ano kasi, sa experience din. So ako kasi, ano ko eh, observant, no? Siyempre, artista ka sa shoot, no? Pero ino-observe ko rin kung paano tumatakbo yung lahat. Kung ano yung trabaho ng gaffer, anong trabaho ng cinematographer, anong trabaho ng director, anong trabaho ng art department, anong trabaho ng down to mula sa artista pababa. Kung ano yung trabaho nila, ino-observe ko. Okay. No? Para pwede kong gawin lahat, no? Oh. So, okay, may experience ako sa sound, so pwede ko rin gawin sa mga dubbing, ganyan-ganyan. Hindi, so, yung volume ng ilalabas mo ba? Kasi pansin ko, pag old school ng mga tao, hindi sila naniniwa, hindi ganyan yung galawan nila. Kasi nung unang panahon, hindi mo naman kailangan bumolume eh. One time, big time. Oh, one time, big time. Dati nga. Once pag, every 5 years. Kung may rapper ka dati, pwede isang album, 1 year na eh. Tama. Oh, ganun ngayon, dapat ngayon, dati. Makakalimutan ka ngayon. Gawin mo ngayon yun, makakalimutan ka, di ba? Kailan monthly kang umaano talaga eh. Pero kasi Koy, one of the reason din, kaya hindi sila ratatat, pera. Kasi totoo yun eh. Yung production cost kasi mataas talaga. For example, yung sa prod house, sa editing, usually pinakamababa dyan, tropa mo na yun, 150. Pero wait. I think it's the other way around, Pio eh. Parang ikaw, hindi ka naman nag-umpisa ng maraming equipments. Yun. Kaya nakakaratatat ako kasi hindi ko kailangan ng sila. Yung wala kang ganung mindset. Wala. Oh. Ako wala na yung nag-aral eh. Naging observant ako, pinag-aralan ko para hindi na ako masyado magbayad. Oh, well, make use of what you have. Same yan sa Two Joints na music video. Pag masyado ma-production, doon mabagal yan ganyan. Totoo. Nakakita kami ng ibang rappers na foreign rapper. Isang ganyang camera lang dala nila. Wala na mga lights, wala nang ganun. Shoot sa isang handheld araw. Handheld lang, boom, ratatat, boom. Tingin ko kaya tayo nagkakasundo-sundo eh. Pansinin nyo, pare-pareho tayong discard sa negosyo. Discarding gano'n, no? Pare-pareho, consistency, hindi na masyadong perfectionist. Perfection kills progress eh. Totoo. Sobrang dami nating ginagawang, kahit perfect pa rin yung talaga execution natin, pero kahit hindi ganun ka-perfect, nilalabas pa rin natin. Natututo tayo along the way. Pag kinumpute mo yung perfection na ano, kahit hindi siya sobrang perfect, pero ang dami naman nun. Ang daming 9 out perfect. Of 10. Talo yung perfect. Isang exam lang siya, 10 out of 10 ka nga. Kami, 30 times kami mag-exam a month. 9 out of 10 lang. Pero
pucha, 1,000 questions yung sinagot namin. Mismo. More entries eh, no? More chances of winning. Parang ganun. Kaya siguro nakakasundusundo tayo eh. Yung, wala ano, na yung mga galing. Arte-arte pa na papers or like, arte pa ito dapat kailangan, ito dapat. Tsaka gusto ko na nga na nakikita yung mga mali natin eh. Ako pag yung mga ginagawa namin sa music video, mga mali, gusto ko na okay lang sa akin na makita yun. Kasi parang, ang sarap na tignan yan sa future ba? Parang tinong yung silate. Para patayin tanga dito. Mismo! Yung mali, tinong yung mga forma natin dito. Parang so hinahayaan ko na lang. Kumbaga, yun na nga, hindi ka na perfectionist, nakakaratatat ka tuloy. Kahit ano, kahit sa music ko, tol, wala pang chorus to. Pwede na yan. Wala pang hook. Okay na yan. Walang hook. Ang dami kong kantang walang hook talaga. Tol. Wala akong maisip na hook. Kaya dati hindi pwede yun eh. Sa mga rappers nung unong panahon, hindi kailangan may chorus yan, pare. Diba? Parang ganun. Ang dami kasi nilang yun yung tinatawag kung ano yung limiting beliefs. Na siniset nila yung rules. Na wala naman talaga dapat. Wala naman talaga yung nagsiset. Wala naman talagang rules. Wala talaga. Kung sa'yo ang game. Kung ganun mo siya tignan. Dati nga naglabas ako ng kanta, 8 bars lang eh. Mayroon akong kanta, 8 bars tol, kalahati pa ng isang verse yun ha. Pero sige, walang chorus, wala 8 bars lang talaga, boom. Ginawa ko pa ng music video yun. Ginawa ko pa ng music video yun. Wala namang ano, it's all good. Walang sisita ko. Walang batas. Art nga eh. Break muna tayo. Break muna tayo. Break. And we're back. Yeah. So yun nga dahil so, sa hindi ka hindi namin kaka ay hindi kami perfectionist. Ang dami tuloy naming gawa ba parang ganun. Yes. Nung nagtitinda kami mo, sobrang daming kanta ni Koy Koy. Yung mic niya noon, nagulat nga ako, kumuha lang sila nung parang walis namin dun. Oo, tol, wala rin kaming boom. Wala kaming boom handle. Oh, boom handle. Kumukuha lang. Ayan, bam, kuha na dyan. Oh, boom. Tinitape lang na. Pero road yung mic. Diba? So, make use of what you have. Handheld, pero red yung camera. Mismo. At saka may mga taong nagsushoot pa rin ng mga pelikula ngayon. Cellphone, iPhone. Okay. Exactly. Lalo yung iPhone ngayon, di ba? Cinematic na eh. Yep. May bokeh na rin. May kumawa ng movie iPhone. Gagi tol, tingnan mo ha, yung iba. Kaya gagawa sila ng music video. Gusto nila yung production talaga. Malaking production. Yep. Ganyan. Kasi tagal parang, pa. Kasi naiintindihan ko rin sila eh. Kasi iniisip siguro nila, okay, pag malaki yung binayad natin dito, pwede siyang iyabang, i-flex ba? Laki nung kaya namin gumastos ng ganito. Okay, kung kaya nila yun, ayos lang din yun. Pero parang, tinanong mo yung ginawa natin sa Stig. No production. Zero production. Combit yun, no? Ang nagastos lang talaga doon nung bumili si Flo G nung, ano eh, nung soft drinks soft niya. Drinks. Yun lang yung perang lumabas talaga doon, tol. Mismo. Tol, yun lang yung perang lumabas doon. Akala ko naman may budget cost talaga for this. May biniling damit. O ano? Yung buwelo ni Koy Koy, ang nilabas lang talaga na pera doon. Yung buwelo niya parang may ginastosan talaga. Malaki, no? Alam mo, malaki. Yung soft drinks niya yung naka-plastic. Bumita lang sa atin, tol. Ayaw niya pang isama yun sa ano, sa music video kasi yung ininom niya, tas yung rolling na kami, pinahawak niya sa kay, pangalan na babae niya. Si Pastillas, pinahawak niyang ganun pa, di ba? Sabi ko, hindi, balik mo yan, sama mo yan. Sama mo, sabi ganun. Sama mo yan, yung maangas eh. Sabi ko, kinuha niya ulit yung ano. Kung yun lang yung maangas, yun lang yung bayad eh. Oh, yun lang yung binayaran. Pakita mo na sa kam. Tama. Yun lang yung bayad dun eh. Wala lang ginaasos natin, hindi mo pa papakita yan. Flex mo na. Flex mo na yung soft drinks mo. Yung mga kasama nga ni Floaty. Yung mga kasama niyang, ano niya, grupo. Sabi niya, tangina, ganito pala yung mag-shoot. Raw. Ang raw nyo. Pero yun ang point ko, magkano lang ba yung soft drinks na yung dong? Sampu. Sampu. O tingnan mo yung views na nagawa namin. Perang pinasok ng music video na yun. Mismo. Yun lang yun. Yun talaga. Zero budget. So, pwede na ngayon yun ba? Ngayong laban ngayon. Depende din kung paano mo siya ilabas. Kasi pag yung masyadong ma-production nga, Koy, ano pa sa oras. Diba? Pag production, oras talaga yun eh. Di ba? Tapos, kakaantay nyo ng production, oras na naman. Pero alam mo, gagawa pa rin tayo ng ganun. Oo, sinasabi. Dapat. Meron kahit isa. Meron pa rin talaga. Para papakita ko rin. Okay. Kaya rin namin yan. Experience. At saka experience. Kaya namin to. Experience. Sa totoo lang, kaya rin naman talaga ang rason. Experience. Exactly. Gusto ko rin maranasan yun eh. Alam mo yun? Gusto ko rin maranasan. At saka gusto ko rin maranasan yung paupuin ako sa
yung upo ng pang-artista, tapos no, kasuhin ako. Kasi, oo. Totoo. Experience. Totoo. Totoo yan. Pero hindi ako sure. Yun ang hindi ako sure. Parang hindi ako sure nun yung may hindi ka gaganon ko kasi may babae ka eh. Yun ang mag-aayos eh. Hindi, stay nila ako. Hindi ka may make-upan. Pwede ba? Kailangan mo make-upan talaga? Hindi. Decision mo yun. Kasi lalo kung ikaw yung producer. Decision mo yun. Yung masarap pagkasama mo yung director eh. Oo. Ikaw pa mo yung director. Bahala. Bahala ka eh. Kasi yun ang iniisip ko eh pag dumating sa ganyang level. Ayoko yun, yung may make-upan ako, parang hindi ko... Pero matik yun, lalapitan ka ng make-up artist. Tapos ikaw magsasabi, hindi ako nag-make-up na, eh. Hindi na kailangan make-up ang tumukha. Kitayin mo yung mukha ako, di ba? Inaway pa. Kailangan ba ng filter to? Inaway pa yung make-up artist. Iniinsulto mo ba ako? Tinawa ako, mukhang to. Sir, nagtatrabaho lang ako, sir. Nagalit ni make-upan eh. Nakunin mo yung camera, tignan mo yung rehistro, oh. Di ba? Tignan mo yung rehistro. Make-upan mo pa? Hindi kasi parang naisip ko nga pwede nga rin na walang makeup kasi dati pag nanonood ako ng mga Andrew in na pelikula, hindi naman niya ito may makeup. Pero kami yung tagal namin nag-makeup nun eh nung tiniping namin. Sa ganun ka-claimed for me. Puto, bakat na bakat nga yung mga sunburn ko rin sa'yo. Yung mga tigyawat ko parang chocolate heels na eh. Walang pake. Wala, rekta lang kami dun. Sabi ko, okay, game. Sorry maranasan yun yung... professional na professional lang dating. Yung wala ka nang iisipin ba, sila na yung mag... Magra-rap ka na lang. O yung tatuhagin na lang ako sa trailer. Sir? Sir, Koy Koy? Ano, na po. Set nyo na po, set nyo na. Stanley ah. Kung boy ka pa dyan. Oo, ano? Kunin mo kami. Yes, sir. Masaya. Kung sino mong director dyan, ako pangarap ko ngayon, and ako naman lagi kahit saan kami pumunta out of town, meron ako talagang isushoot eh, ganun na. Kung ano yung ratatat ko noon sa music, ganun naman ngayon sa pag-create ng mga shorts, sa mga series, ganun na. So kahit na pag nagbabakasyon kayo, gagalaw ka? Shoot talaga. Pero Pio, nag-music ka pa rin? Sundot, katulad nito, pagka tawag ng pangangailangan eh, no, kailangan ko talaga magsulat, gusto kong maglabas, meron pa rin kasi mahal ko yun eh. Minsan ba pag nagbabakasyon kang ganun, parang gusto mo rin huwag mo nang mag... Shoot. Pinipilit ko yun, Koy, pero kasi nakakaya rin sa mga kasama ko, gusto nila magbakasyon lang, di ba? Hindi eh. Yung kaya ewan ko, yung katawan, lifestyle, no? Yung katawan ko eh. Yun eh. Minsan nga naiisip ko yan, no? Di ba? Parang yan, nag-uusap tayo na ano, magdagat tayo, ganyan-ganyan. Parang iniisip ko, parang sarap lang din na ako lang at yung mga babae kong magdadagat. Gusto mo eh. Parang ganun, pero parang nanghihinayang ako. Nasa dagat na nga tayo, hindi tayo mag-shoot ang music video. Yun. Kasi tawag ng katawan yun. Kada, so iniisip ko, so tuwing magbabakasyon kami ng mga babae ko, sasama ko yung crew, so ang laki lagi ng gastos kung iisipin mo. So wala na bang bakasyon na kami lang? Parang ganun iniisip ko. Pero yun nga, iniisip ko. Hindi ko ipinagbibigyan ko na kayo. Pinaparigyan ko na kayo. Oo nga. Pinagbibigyan ka na. Magdadrive na lang daw siya para sa'yo. Oo nga. Pero kasama pa rin niya. Pag nandun na kasi, feeling ko, kaya hindi kami nag-shoot. Pag nandun at pag-uwi ko ng Maynila, may isip. Putang ina, magagalit ka sa sarili mo nun, Koy. Ganda ng dagat na yun. Wala kaming ginawa na... Magagalit ka sa sarili mo pag-uwi. Di mapigilan. Minsan kasi pagkasama ko kayo, yung crew, parang... Minsan sakit sa ulo rin kayo, minsan. Which is totoo naman. Isipin pa, di ba? Parang gano'n. Parang na... Minsan namimiss ko yung dati pupunta ako ng mga probinsya, mag-isa lang, magtitrip lang ako. Wala akong Pangasinan ngayon. Mag-isa lang yung mga gano'n. May mga gano'n ako dati na tripping. Hindi ko na magagawa ngayon yun. Parang yan. Kasi kailangan ng ano rin eh. Hindi, tsaka yun nga. Tawag ng katawan mo talaga, matik eh. Sabagay, no? Tawag ng katawan. Parang kanina, di ba? Tamang word dun. Sabi natin, huwag na kami mag-shoot. Hintayin na lang namin si Pio. Huwag din namin mag-shoot. Oh, sabi niya kanina, huwag daw mag-pictorial ng damit. Sabi niya. Oh, kwentuhan lang. After mga 20 minutes. Shoot na tayo. Nakuha ko na yung damit. Nanginginig yung kamay ko. Kahit sabihin mong hindi sila kasama lahat. Sila, ito, experience ko. Nagpunta kami ng Beijing nung asawa ko, si Ira. So, para magbakasyon at saka umaten dun sa Nails Expo niya. So, to cut the story short, ganyan-ganyan. Nagsulat ako dun ng verse. Tapos inabisado ko agad nung pagpunta namin ng Great Wall of China, pinahawak ko siya ng maraming damit, yung asawa ko. Siya yung naging wardrobe tsaka naging shooter. Hawak kasi, 4 sets of clothes yun eh. Papalitan ko yung top ko. Nasa, yung music video ko na bullshit. Isang tirahan na nasa Great Wall of China kami, nagsushoot kami ng music video. Tapos yung asawa ko yung pinahawak ko ng camera. Tapos naka-autofocus lang yung Sony. Wait, nagsulat ka ng verse? Oo, ng isang verse. Kasi tapos ko na yung music video? Doon mismo. So hindi mo pa nare-record talaga? Di, dala ko yung gamit ko pang record. Pang record? Lagi kong dala yun. Lagi kong dala yun. Lagi kong dala yun. You heard? Narinig nyo? Di ba? Siguro, ano rin, Tol, no? Feeling ko, baka DNA rin natin yung ganun na. Totoo.
Di tayo mapakali nang wala tayong ginagawa ba? Buti nga ina-expose natin to eh. Kasi usually akala ng mga tao na pansin ko, pag mga tipong ganito yung mga itsura ng mga mukhang petics lang. Yeah, diba? Napag-usapan namin ni Pio to eh, na pag medyo maputi ka kasi sa Pilipinas, akala nila, anak, mayamang ka na. Wala kang hirap. Easy, wala kang hirap. Ito talaga may experience niya, no? May rich kid talaga yung tingin sa inaayos. Parang, mukhang pink yung paa. Pink yung mga daliri sa paa. Ganun yung isipin mo kay Prof. Pink yung paa. Pink yung palad. Kung mapera ka, wala masyadong respect. Kasi wala masyadong respect. Kahit anong pera mo, wala masyadong respect. Kasi galing kay Papa yung shit, tingin. Talk your shit, Frank. Talk your shit. Ito, hindi. Parang ang tingin nga pag sa inyo, parang... Ano sa inyo? Ikaw din eh. Diba? Bugay na konyo rin to eh. Ikaw rin eh. Mukhang Espanyol eh. Okay, ayan ha. Tignan mo to ha. Pares kayo nagaganon. Hindi siya, hindi mo nagaganon din siya. Oo, oh, pares kayo, diba? Oh, wait. Pero ba't hindi tumatagos kay Koy? Ay, nasasaktan siguro si Frank. Hindi ako nasasaktan. Bakit ba hindi nyo nararamdaman? May hirap din ako. Meron din akong paghihirap. Tapos hindi nyo lang makita. Hindi, ibig ko lang sabihin, buti nga na-expose to. Kasi para maintindihan nila na kapag may mga taong nakikita kayo na effective yung grind nila. Silipin nyo kasi yung likod. Background. Silipin nyo. Akala madali lang. Oo. Dahil sa super, baka akala nila, okay, guwapings ako. Background check. Kaya ko na rin yung ginagawa nila. Guwapings ako eh. Hindi ko na kailangan magzipad. Ah, mas guwapo ako dyan kay Prunk. Oo, ganun. Yaman din ako. Mas guwapo ako dyan kay Bugoy pag ako nag-rap. Panis yan. Mas guwapo ako dyan kay Pio pag ako nag-acting. Wala yan. Hindi ganun yun. Mas may pera ako sa mga yan. Kaya ko yan. Hindi siya basta-basta ganun talaga. Hindi talaga. Di talaga, tol, ang layo nga eh. Parang kung iisipin mo yung process na para maangat mo yung sarili mo. Parang dati ah, nasa yung dati sa studio ng Arista, di ba ang late lang nun? Kasi di ba mababad ako doon ng matagal. Parang iniisip ko, tangina, ito yung mga kailangan kong gawin para maayos ko yung buhay ko. Parang iniisip ko, hindi kakayanin ng ordinaryong tao. Ito, yung lungkot na ito, yung kaburian na ito. Isipin mo yung panahon na rin yung sa Bonnie Heights tayo, di ba? Oo. Ang tingin din nila kasi, nasa Bonnie Heights sila, big shit sila. Yo, Putang, kung alam nyo lang kung gaano kami kahirap sa Bonnie Heights, putang ina. Alam mo, totoo nga. Diba? Akala ng mga Pinoy tol, pag nakakondo ka, made it ka na. Totoo yan. Madalas, pag nagkondo na yung mga tao, patalo na yan. Dyan na maghihirap. Ang hirap kaya. Ang hindi pa nga nila alam dun, nakikita na lang pala ako dun sa kondo na yun. Mismo, diba? Hindi ko ng kondo, nakikita na lang ako dito eh. Diba alam mo yun? Lalo na sa Sorrento, tiga BGC yan si Bugoy, big ten. BGC! Puta kung alam nyo lang, nagbabarbecue nga lang. Kasi siya talaga nakakasama ko nun eh. Oo, nakikita rin ako kala tatay nun, may condo sila tatay dun sa BGC. Ito ba yung spam at ano lang ang laman ng ano? Oo, spam at Vienna sausage. Spam at Vienna sausage lang kinakain namin nito eh. Pero nasa condo nga naman kami, di ba? Pero sa mata ng siyempre, taga Sorrento, The port. Nag-groceries. Nag-grocery kami sa Pure Gold. Puro kung ano mga spam tsaka Vienna sausage lang, di ba? So, sasama rin, di ba? Hindi, bigay yun. Sasabihin ng mga tao. Ayuda yun, tol. Ano ba naman? Social pa nga yung spam. Na-imagine ko na yun. Na-imagine ko na yung sasabihin. Para kami dong refugee. Binibigyan lang kami ng... Ayuda nga. Ayuda lang yun, yung spam. Kumbaga, ang daming yung mga tao, hindi nila nakikita yung mga behind the scenes talaga. Parang kunyari, pag titingnan nila, kung titingnan nila, mukhang pinanganak na may aircon to, parang ganun. Diba? Oh. Pero ako, sa pagkakakilala ko yung Frank, sa ilang, 1 year lang ba? Lagpas na, magdadalawa na. Magdadalawa. Tatlo, magdadalawa. Gagi, hindi kakayanin ng iba yung mga ginagawa ni mismo Frank. Mismo ko, itang ina, yung pinagdaanan ni Frank. Hindi lang yung pinagdaanan niya. Yung nakilala ko lang siya sa 1 year na yun. Yung pinagdaanan niya dati, mahirap din. Pero yun lang, yung sa journey niya sa atin. Yung 1 year na nakilala ko siya, kumbaga yung behind the scenes, yung kumbaga yung work na kailangan mong ilapag talaga. Grabe. Hindi kakayanin ng... Mula, pagmulat mo at pag ano, di ba? Hindi kakayanin ng ano ng ordinaryo. Kaya nga mag-gets mo rin o kaya pala konti ng mga taong nasa taas kasi ang hirap gawin eh. Tignan mo, konti katulad ni Frank Koy. Yung katulad mismo ni Frank, konti lang.
Oh, oh, pero tingnan mo nga, yun nga, pag titingnan si Frank, mukhang wala siyang ganong ginagawa. Oo, oh, hindi ba? Mapute, mapute, maayos yung buhok niya. Laging na, exactly. Laging nakapumada eh. Ito na, pag query, pag tatabi kayo ni Pudong, iisipin ng mga tao, hard, itong hardworking eh. Pero sa pagkakilala ko talaga sa inyong dalawa. Hindi, ako na mismo nagsasabi, ang ina hardworking. Sa pagkakakilala ko talaga sa inyong dalawa, ito ang boss. Kilos boss talaga eh. Ito ang boss. The original. The original. Talaga ang kuy-kuy eh. Total. Ito ang bugoy na kuy-kuy talaga eh. Siya ang original na bugoy. Kung alam nyo lang. Huwag, ilalabas ba natin yun? Parang si Kir. Huwag ilabas yun. Huwag ilalabas yung katotohanan. Huwag katotohanan na ikaw yung boss. Hindi alam ng mga tao. Siya si Batman. Ito si Bruce Wayne. Parang ganun. Hindi nila alam yung behind the scenes na yun. Parang ganun. So, yung narinig ko nga yung kwento rin niya eh. Narinig ko yung kwento niya na grabe rin to. Isipin mo, nag-rap-rap siya. Okay lang ba? Sinabi naman. Nasa Arinola pa rin siya. Mm-hmm. Isipin mo yun. Grabe. Doon ko lang na-realize yung... Nung kinakwento niya, mahirap siya dati. Ang hirap. Lahat naman sa Pilipinas, mahirap. Yun nga yung sagot mo sa akin eh. Lahat naman eh. Yun nga yung sagot niya eh. Yun yung sagot mo sa akin eh. Lahat naman niya ata ng successful na tao, Pio, nahirapan. Hirap. Tapos nung narinig ko yung hirap na ano dinahanas niya. Iba level. Yung kinwento ko na kung saan ako dumudum eh. Totoo yun. Saan ako dumudum. Yung itsura mo, hindi ko isipin na gano'n. Yung talaga. Yung wala. Kaya nga nagulat ako. Tapos ito pa tola. Tama rin yung... Ano na? Judgmental kami. Pero yung ano nga, yung pinag-uusapan natin na steps noon, tama rin kahit papano yung steps ni Pio na, di ba, mali yung money muna, tas power, tas women. Oo. Si Pio, pinagdaanan din niya nung broke boys pa siya, na nang bababae siya ng broke. Dati yun. Oo. So tama pa rin, marunong siya na makisalamuha sa tao nang wala siyang pera. Gets. Kasi, di ba, explain mo nga ako. Yung Scarface na palabas, di ba? Oo naman. Doon, una ko narinig yun eh. Money, power, women. Parang ganun yung formula niya eh. First get the money, then get the power. Tapos darating na yung women. Parang ganun. Tapos yung napag-usapan nga namin, nalaman ko na rin mula sa ibang mga OG na mali yung pattern na yun. Ang tama talaga dyan, ano ba, women muna o power muna? Women na dapat. Parang power tol, power ata una. Power muna. Tapos women, tapos money yung huli. Kasi kadalasan ng mga inuunan nila yung money, wala, mabilis mo wala yung money sa mabilis kanila. Mabilis masunog yun. Kung wala kang power lalo. Oh, wala silang mga ganito. Hindi powerful yung ganito nila. Hindi powerful yung mga emotions nila. Yung ethics nila, hindi nila control. Dahil wala silang experience sa women. Ubus din agad yung pera. Madaling bumagsak yung empire. Pero pag yung inuna mo muna yung mga, ayusin mo muna yung tikas mo, tapos ayusin mo muna yung relationship mo sa babae at lalaki din ha. Siyempre, kailangan mo mag-network, di ba? Yes. Kaya ayusin mo lahat yun. Yun ang magiging rason para makuha mo yung perang yun. Kasi magaling ka na lahat sa mga ganun. Matikas ka na, cool ka na tao, di ba? Yung iba kasi pera yung inuuna nila eh. Saan nangyari ngayon? Lalo na ngayon. Ngayong year na to, gumagana ngayon yun sa iba dahil isang click mo lang ng button, mga crypto-crypto mo, boom, biglang maging milyonaryo pa, mga ganun-ganun shit, di ba? Daming yun. So ito ang nangyari. Yung mga loser-loser na ganun, magkakaroon silang maraming pera ng ganun-ganun lang, ngayon nagiging target ngayon sila dahil... Wala silang power. Kaya ang dami pera ng OnlyFans. Oh, madaling kuhain itong anong to, madaling agawin sa kanya. Mga ulaga. Ganun sila kasi eh, pag pera inuna mo, ang gagawin mo sa power at sa babae, pareho mo na lang babayaran. Ay, totoo. So basically, yung respect, gusto mong bayaran. Yung babae, gusto mo na lang bayaran. So, kasi nga mayamang ka niya. Binibili mo yung power ngayon at yung babae, di ba? Pangit yun. Maiirita ka pag hindi mo mabili. Oo, tama. Tsaka, maiirita ka, tangi yaman mo na eh. Tsaka tol, ayaw mo nang paghirapan ngayon. Ayaw mo paghirapan. Piling ko na lang itong power at babae ngayon. Mm-mm. Hindi ka tulad pag magaling ka na sa babae and power. Nauna mong aralin yun. Alam mong mag-navigate doon ng wala kang binabayaran. Wala kang... Talagang legit yung skill mo. Oh, legit. Tapos pag nagka-pera ka na, hindi mo ngayon babayaran yung power. Yun. Nakuha ko nga dati, anong wala akong pera eh. Tama. Diba? Oh, diba? Tama. Parang ganun. Tama. So, power, women. Dun. So, mali. Scarface, mali ka. Hindi, alam mo, sa totoo. Pero hindi naman natin tinitignan ng patterns talaga ng drug lords, diba? Pinag-usapan natin yun. Pero nung bata ako. Yun ang tinitignan mo. Idol ko si Scarface.
Pero nung tumatanda na ako, ayo pala ng gantong buhay. Escobar, di ba? Si Pablo. Din, Pablo Escobar din. Bata ako. Ako rin naman. Idol talaga, idol. Pero nung tumatanda na ako, ayaw ko ng gantong buhay. Oo, tama. Parang tago ko ng tago. Hindi. Lalo na nung nakita akong nabaril siya. No? Hmm? Lalo na nung nakita akong nabaril siya sa bubungan, tapos nakalabas yung tiyan niya. Doon ka natagpuan. After all ng paghihirap mong pagpapayaman mo, ganyan ka lang papatayin. Totoo, totoo. Pero, ako para sa akin, palakpak pa rin ako dahil grabe yung movie yung buhay mo talaga. Kung siyempre, isipin mo yung pinag-uusapan pa rin. Wala pa rin nakakatalo sa akin. Tsaka higher risk yun eh. Mm-hmm. Di ba? Kumbaga yung tapang na binigay nila at pinakita nila. Sige, kailangan kong gumawa ng parang para. Isang tao lang ko yung buong Amerika kalaban mo. Pero grabe, isipin mo rin yung behind the scenes na ginawa ng mga yun. Siyempre. Kung sa tingin natin brutal sila, isipin mo yung behind the scenes. Yung mga hindi nakita. Yung mga hindi nakita. O baka psychopath na talaga ang dating nun. Psychopath na pag nalaman mo yun talaga yung mga ginawa nila para makarating dun, di ba? No? Parang weird na rin kasi nung naabot nilang level, no? Hindi sila tumigil. Nalang, grabe yun. Kayo ba nagsiset ba kayo ng ganun? Kasi madalas kong naiisip din yun eh. Kung parang may sinset ba kayong financial goal or goals in life na pag na-hit nyo na to, titigil kayo? Hindi titigil, kundi magpo-foot off the gas ka kahit papano. Eh, ako wala. Or titigil. Wala, wala. Wala. Ikaw ganun ka pa. Ako meron. Oh. Meron akong figures in mind na kapag na-hit ko na, wala nang point pa na hindi ko... Magka-grind ka pa. Yung ibig sabihin mo, magpapahinga muna. Yung nasa rest house na lang, ganun. Parang ganun. Parang nasa isip ko, pag nasa ganito na akong financial level, ang kailangan ko na lang gawin, enjoying yung time na buhay pa yung mga mahal ko. Ay, oo. Ah, meron din akong ganun. Yun lang inanaisip ko. Yun sa rest house, farm. Magkakasama kami. Kasi pamilya, habang hindi mo pa nabibuild yung financial goal na yun, malamang you spend your time working and getting that thing. So, pag wala ka kang binisip na goal na yun, so hanggang kailan? Oo. Yeah. So, nag-set ako nun para maabot ko na rin siya agad. Pag nahabot ko na to, at a year or two siguro, magpapahinga ako. Kasi wala naman ng point over that eh. Parang hindi ko na makita yung value pa ng pera more than dun sa goal ko. Kung suspend ko siya nang hindi ko naman kasama yung mga gusto kong tao. Tama. Hindi ko naman kailangan mag-spend ng 1 million per dinner para makasama ko yung gusto kong tao, di ba? Mm. Ang gusto ko lang, safety, at pag may magkasakit, afford ko kahit anong sakit. Simpleng buhay. Yun lang. Alam mo na yung simpleng gusto natin. Pero pang stem cells. Yun na yung tamang simpleng. Frank, yun na yung tamang simple, di ba? Exactly. Yun ang tamang simple. Yun ang totoong simple. Yun ang totoong simple. So yun, meron. Wala kang financial problem. Isip yun ah. Akong ganun. Kasi ang sarap na, sa feeling na naranasan ko na pag may sinet kang financial goal, parang halimbawa, pag kumita ako ng 100 pesos, yung 20 dyan, kailangan maubos ko, hindi ako uuwi. Okay. Pag ganun yung pakiramdam mo, tapos nagawa mo yung perang yun, ang sarap gastusin ng 20. Kasi guilt-free dahil umpisa pa lang, target mo na siya. Sure na ako eh. Ito yung gagawin. Pag may 100 na dumating yung 20 dyan, i-out ko eh. Sure na ako. Parang naririnig ko ngayon, minsan pa nag-uusap tayo, hoy, pag naabot ko itong pera na ito, gagastos talaga ako ng malinis ng 1M. Susunugin lang niya. Gagawin ko nga yan. Wala akong ganyan eh. Ang sarap sa pakiramdam talaga. Sarap. Isipin mo na lang, halimbawa, yung baway nanay ko, bigyan ko siya ng cash, di ba? Nasabihin ko, ubusin mo talaga yan kasi hindi kita bibigyan ulit pag di mo inubos yan. Parang ganun. Hindi, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na kailangan ko ubusin to. Mismo. So, wala pa sa kamay ko yung perang yun. Ang sarap, gusto ko na siyang ubusin. So pag dumating na siya, ang sarap-sarap na sa pakiramdam. Hindi parang lost na, may dumating akong pera. Ano kayang bibiling ko today? Hindi, planado rin yung gusto kong bilhin. Planado rin siya. Parang ganun. Hindi ko naisip yung ganun pa. Kasi ewan ko. Parang ano sa akin eh. Ewan ko kung pag dumating sa point na yun, baka kaya ko bang huminto. Parang ganun ba? Kasi yung utak ko, alam ko may iisipin pa hindi. Ako yan. Hindi. Yung sagot dun, hindi. Hindi, no? Kaya nga ang sarap lalo eh. Kasi? Win-win. Kasi ang sarap lalo na. Sinet mo na nga nahihinto ka. Hindi pa rin nahihinto. Pagdating mo dun, ang sarap pa rin ng pakaramdam mo na hindi ka pa pala hihinto. Hindi, meron din naman mga taong sinet mo yung sarili mo, nahihinto ka na dun. Pero kahit huminto ka na, tuloy-tuloy pa rin yung cash flow sa'yo eh. Kasi yung nabuild mo nga na empire. Actually, 100% yun. Pag narating mo yung stage na yun, malamang yung cash flow mo nun, tuloy-tuloy na talaga. Oo, totoo. Yung isang mentor ko ganyan eh. Sabi niya sa akin, nag-build siya ng anong tawag dito? Investment brokerage at 20 plus something. At 30 plus gusto na niya ihinto kasi may bago siyang business venture. Gusto niya mag-focus dun. Sabi niya sa akin, hindi ko mahinto. The business doesn't wanna die.
Mismo. Iniinto yun. Pwede kasi nasa dugo rin talaga natin, tuloy. Nasa dugo natin siya na hindi, yun talaga yung ginawa tayong ganyan eh. Hindi ka ito pa ako, inarealize ko ah. Sa pagtrabaho natin, pagtagal-tagal kasi ng trabaho natin ang mangyayari, yung output at result na nakukuha natin, hindi na proportion sa ginagawa mo ngayon. What I mean is, sobrang laki mo nang na-build mong foundation, uh-huh. Yung inaani mo, sobrang dami na. Tapos, okay. Yung tanim mo ngayon, kahit onti na lang, dahil mo nang natanim nun eh. So, dumadagdag na lang siya ng dumadagdag. Okay. So, ang nangyayari, pag ready ka na mag-quit, ready ka na tumigil sa trabaho mo, ang dali-dali na ng trabaho mo. Kukuit ka pa ba? Oh, parang halimbawa, Jay-Z ka na. After all ng paghihirap mo, lahat ng concert na ginawa mo para maging mataas yung value mo. Totoo. Ngayon, kakausapin ka na, magsispeech ka na lang ng 2 minutes, $1 million ang bayad sa'yo. Hindihan mo pa? Hindihan mo pa ba, no? Oh, yun yun. Ay, sarap. Di ba? Kaya okay din mag-set ka ng ano na titigil ka. Pero all in time, talaga titigil. Masarap lang sa pakiramdam na ang dami mong na-hit na goal. Natural born hustlers. Yay. Oh, ayun, yes. yung pinaka-term. Hindi mo matitigil talaga yun eh. Hindi mo, can't stop the hustle. Kung baga nung hindi pa ako hustler, humahustle na pala. Hindi ko alam na hustler ako, humahustle na pala ako nung bata. Wala lang sa akin yun. Inaalala ko nung bata, hustler pala talaga ako. Kung ano-ano pinaggagawa ako, makabenta lang ng kung ano. Anong ginagawa mo? Kung baga yun ang trip ko ba, parang ganun. Benta? Benta ang hilig mo din ng bata. Yung maliit, ganyan pa lang ako. Tinry ko, ang una kong benta, yung truck ko nga na laro, kulay yellow ko na truck. Benta ko sa isang bata. Tapos nung binili niya yun, gusto ko to. Parang, ngayon, ang ginawa ko. Unang high ng benta eh, no? Unang high ng salesman, no? Parang may nagawa ako ng sarili kong pera ba? Oo. Kahit maliit lang, inuto ko lang yung bata. Tinry ko yellow na truck to. Nagkaabutan, no? Oo, ganun. Nagkaabutan. Tapos nung binili niya sa akin yun, nag-isip agad ako, ano pa mo pwede kong mabenta? Gumawa ko. Ganyan ako nung bata din, tol. Nagupit ako ng papel ba? Yung white lang. Yung bond paper, ginawa ko siyang comics, gano'n. Tapos nag-drawing ako ng sarili kong storya. Hanap ako ng batang mabibenta ng storya ko ng comics. Oo, tol. In-stapler so, ko siya. Storya talaga gusto ibenta ni Koy. Tama mo, pag nag-backtrack tayo ng childhood stories, no? Siguro, no? Siguro. So, yun yung vlog nun eh. Storya. Comics eh, no? Yun yung vlog mo nun eh, no? Comics, nabenta no? Nabenta ko sa kanya parang 10 piso. Dati medyo big shit pa yung 10 piso. Isang dati. Episode, no? Abutan ko pa yun. Ganun ako katagal na sa Earth. May silbi pa yung 10 piso dati. Binenta ko sa kanya 10 piso, comics, oh. Parang ganun. Oh, nabili naman niya. Oh, shit. Gusto ko to. Kung ano-ano nang binenta ko nun, parang ganun. Hindi ko pa alam yung word na hustler. Wala akong alam kung baga, yun lang talaga yung DNA ko ba? Parang ganun. Siguro nung mga... yung mga jeans natin na galing ng unang panahon. Yung ganun. Ang mga hinahassle ko, mga tito-tito ko, Koy. Eh. Ha? Mga tito-tito. Oo, kumbaga utu-utuin ko sila kahit bata ako. Ito, magaling mang uto. Yung sa dugo niya. Batang scammer. Oo, batang scammer to siya. Yan talaga siya. Ang galing niya kumuha ng loob ng ganyan. Alam mo, totoo lang. Kasi ako hindi ako sure kung magaling ba ako kumuha ng loob ng mga tao eh. Pero kunyari may kukuhain akong loob, let's say mataas na tao. Si Dudong pa, ba't ikaw nga kumuha ng loob niyan? Parang ano. Oo, ganun. Magaling siya sa ganun. Ano, break muna tayo? Break. Okay, break. And we're back. Yo, Pio, may tanong ako. Gaano mo kalaki na nakikita yung sarili mo, yung mararating mo ba? Gaano kalaki yung... 5 years from now, Koy? Hindi. Hindi, walang ganun, walang ganun. No. Okay. Yung mga naiyon nga, paano kalaki yung nakikita mo? Siguro mga, basta may malaking ari-arian na mga lupain, may mansion, mga ganun eh. Kasi yung, may mga na-meet kasi ako na talagang tambay to riches din eh. Mm. No, na... ay, di ko lang sabihin yung pangalan niya, nakakaya kasi sa kanya. Pero yun nga, si pangalan niya si Jerry, no? Ano siya eh, nagre-relos-relos lang dati. Alam mo yun, yung sa yung mga stand. No? Tapos nagtitinda siya ng mga SIM card. Binabiyahe niya talaga. Lalayo. So from there, pumasok siya sa pagtitinda rin. So, yumaman siya ng sobra. So ako, nung nakita ko na ganun yung naging yaman nila, tas yung iba pang mga tao, gusto ko rin maging ganun. Mm. Kasi nagawa nila eh. Tas mga, eto pa, mga kaibigan mo pa sila. Diba? So, hindi ka naiinggit eh. Hindi ka naiinggit ka pala. Pero hindi yung in a bad way. No? Parang,
gusto ko rin maging katulad mo, yung ganun. That's vocal ako, no, na sinasabi ko talaga na gusto ko maging ganyan yung yaman ko. So lagi ako nakikichismis sa kanya. Ganun ang gusto ko, yung anong ginawa mo? Bakit bat napunta ka diyan kung mahirap ka lang dati? Mm-hmm. So pag kinuwento na nila yun sa iyo, tumatatak na sa utak ko yun, hindi nawawala eh. So kung ako yung kung gaano ko kalaki tignan yung sarili ko, kung hindi man kasi laki nila ng mga tao na yun, mas malaki pa sobra. Kasi grabe yung mga nabibili nila, yung mga properties nila. I mean, relos lang tol, mga relos, yung isang pirasong relos mo 3 million, yung ganun. So pang araw-araw mo lang yung mga ganun yung mga trip ko eh. Oo. Mayroon talagang good ingit din eh, no. Oh, naman. Oh, koy, yun ang magandang ingit. Kailangan gamitin yung ingit. At saka tol, ano yun, nasa DNA ng pag may nagsabi sa akin taong hindi siya naiingit, hindi yung tao. Hindi totoo. Doon pa lang malalaman mo nang hindi ka totoong tao sa akin. Baka totoo. Oh, tol, yung nagsasabi nung hindi siya naiingit, ingit yun. Hindi baka kasi. Alam mo 'yung lalalim ng bars, no. Totoo din eh. Ingit. Totoo talaga yun. Hindi ako ingit dyan. Ulul, ingit ka talaga. Ikaw ang number one. Ikaw ang number one eh. Ayaw mo umamin eh. Pinaka. Baka kaya niya dinidina yung ingit na yun. Baka nga kasi ang alam lang niya na ibig sabihin ng ingit is yung masaya. Negative. Oo, negative. Para sa akin nga, ang English nga ng ingit para sa akin is inspiration. Inspire. Tama. Inspired. Yun nga, na-inspired ako sa'yo. Ano? Yung letter I lang. Yung letter I. Ingit. Inspired. Di ba? Ano yung English na ingit? Envy. Envy ba? Oh, do not envy nga eh. Pero ang envy, negative. Negative siya rin. Negative pa rin. Pwede ingit in a good way kasi, no? Hindi, may ingit na good way talaga, oy. Parang tamang ilang beses tol. Dapat nga talaga naiingit ka eh. O diba, tingnan mo. Mali. Di ba may inspirasyon kayo? May lahat tayo, may inspirasyon kayo, di ba? Bakit nyo siya inspirasyon? Kasi naiingit kayo. Di ba, oy? In a good way. Kasi in a bad way, pag naiingit ka sa taong to, ibababa mo siya. Tsaka sisiraan mo siya. Ayun. Pangit ang buhay na ito ni ano. Ayoko niya. Alam mo, hindi ko nga rin magets yung mga ibang tao na ganun eh. Kasi ako, kunyari makakita ako ng mga matataas na ganun o may ano na, parang gusto ko, parang... Ganun din ako, koy. Kaya ko yan eh, kung kaya ayun, man ganun, eh. Ayun, yung exact, kaya ko yan, kaya mo yan eh. Oo. Kaya ko yan. Minsan, masas papasok pa nga sa utak mo na, teka lang, ba't may pangalan ako ah? Eh yung mga walang, hindi naman kilalang tao. Bakit sila sobrang yaman? Ko sa ganyan. Yung diba, kaya ako, na kaya mo yan. Alam mo, may napanood, may nabasa nga ako, kaya daw nagpapayaman talaga ang mga tao, basically, para makasama mo rin yung mga mayayaman. Totoo, totoo. Mismo yun. Hindi, para may ma-meet kang ibang tao. May ma-meet kang ibang mayaman din. Totoo yan, para ma-meet mo yung ibang tao. Totoo ano, naalala ko yung ganyan dati, si Goyko, yung lakas niya sa ganyan, yung kaya mo yan. Basta parang may something na papasukin tayong, kunyari lang, sample lang to ha, kuya. Kunyari ngayon, may NFT tayo bago, di ba? Sasabihin sa akin dati ni Kuy, ano bang kaya niyan dong na hindi mo kaya? Aralin mo dong! Tama. Yun, gaganon nila. Totoo. Ganyan din sinasabi ko yun, kila mata. Oo, gawa ng tao, totoo. Gawa lang ng tao yan, pag gawa na ng alien yan, hindi mo na kayang gawin yan. Oo, hindi mo na kayang gawin pag bakal kinakain na ito, hindi ko kayang gawin yan. Pare-pares lang bigas eh. Mismo. Parang nung isang beses tolo, nagtitingin ako ng malilipatan na bahay. Papahanap kami sa mga broker, ganyan. Dinala niya kami sa super, super rich neighborhood. Hindi rich neighborhood ah, super, super rich. Dalawang super yun ko yan. Ngayon wala ako nakakita ng ganung klaseng neighborhood buhay ko. Grabe, no? Tol, hindi makaturungan yung mga bahay doon. Parang sa akin, sobra-sobra kayo sa space. Parang gano'n. Parang ang dami yung space na sinasayang. Tapos ang dami nang hihirap. Siguro dahil mayaman kayo, kaya nyo talaga yan, natural. Pero hindi na talaga makaturungan. Lahat ng driver, naka-uniforme. Basta iba na talaga, tol. Yung bahay, ito yung bahay, malayo pa yung kapitbahay dahil sobrang laki ng lupain nila. Mga gano'n, parang tol, iba talaga, parang gano'n, super, super rich, diba? Matipong Casa Milan sa QC, gano'n, Casa Milan, lalayo ng kapitbahay. Tol, tanginan, tol, yung pag-uwi ko noon, nanggigigil talaga ako, parang... Yung good ingit. Oo, yun ang good ingit. Ganon din ako. Tahimik ako habang nag-drive ako, tahimik ako, parang hindi pwedeng wala ako dun, ah. Ngayon, hindi ko pa ngayon mababa yung standard. Parang iniisip ko nga, dapat bang nakita ko na agad yun? Kasi hindi ko na mababa yung standards ko. Kasi lahat ng ino-offer ng mga ibang broker sa akin, hindi ko na gusto. Yung mga mas mababang neighborhood doon, ayoko na dyan. Doon na mababasag yung contentment, eh, no? Yep. Nakita ko na yung ano, yung gusto ko. Actually, parang part ganun, yan ng proseso ng ano, law of attraction. Na dapat, halimbawa, pumera ka ngayon. Sabi sa law of attraction, kumain ka sa mahal na restaurant. Kumain ka sa mga restaurant para gusto mo ulit kumain dun. Pero tol, depende nga rin sa tao eh. Kasi baka pag sa mga katulad natin, gagana yan. Kasi ako ilang beses ko na nakita, magdadala ako ng, dati ah, yung simula pa lang ako, sobrang hirap pa.
nagdadala ako ng isang tropa sa BGC ngayon, dadaling ko siya para ang purpose ko lang is para ma-inspire siya kasi iniisip ko pag na-inspire to siya magpayaman, tutulungan niya ako dumiskarte ngayon. Okay. So ngayon, wala pa akong kotse noon, so bus lang ng BGC sinakyan namin. Umiikot yung sa buong BGC, makita may mga building ganyan. Mm-hmm. Pinakita ko sa tropa ko 'yun, 'di ba? Tapos, tinitingnan ko ngayon siyang ganyan. Parang wala lang sa kanya. Tapos pag-uwi niya ng Sorrento, ganun tol. Oh, meron talaga. Pag-uwi niya ng Sorrento, wala lang sa kanya. Nakalimutan niya na yun. Parang ganun. Parang sabi, kaya nga, depende din sa tao. Sabi sa akin, tatay ko, depende din daw sa IQ. IQ, okay. Sabi niya sa akin, depende din. Na, ano oh, sabi niya, depende rin sa IQ, iho. Kasi may mga anak na, kasi yun ang turo sa kanila eh. Kaya yung ginawa niya sa amin. Sa, ang turo sa kanila, isuspoil ka nung bata para makasanayan mo. Okay. Tapos tigil na ng bigay pag malaki-laki ka na. Okay. Para masanay ka sa lifestyle na masarap. Nice. Tapos para hahanapin mo ulit. Oh. Eto, so tama yun. Oo. Oh, oh. Gumagana nga daw yun sa mataas na IQ ng mga bata. Na bata. Oh. Kasi ang nangyayari sa iba, na nagiging spoiled. Nagiging spoiled. Tapos pag naghirap, nade-depress. Okay. Kapag medyo mataas-taas yung IQ ng bata, pwede mong gawin yun. Napatikimin mo ng goods, patikimin mo ng masarap. Tapos maghihirap yan, magsa-strive hard yan kapag bumalik na, no? Parang yan yung kunento ni La Bruja, may napanood ata siyang movie, ganun eh. Mayaman yung businessman na tatay, di ba? Pupunta sila ibang lugar, sasama niya yung anak niya. Unang punta nila doon, aeroplano, first class na seats yung bibilhin. Pagpabalik, economy na. Diba, ganun? Para ang purpose niya doon, para maramdaman ng anak niya yung economy, pero pinatikim niya muna yung first class. Ngayon, syempre yung anak niya, parang, hindi, gusto ko yung first class. Yes. Ah, gusto mo yan? Hindi, pagtrabahuan mo ngayon. Pinatikim ko lang sa'yo yan. Pero hindi, kaya nga, sa ibang tao, hindi nga rin gumagana yun. Kasi ilang beses ko na pinatikim, dati rin, yung tropang Sorrento, dadaling ko sa BGC rin para kumain kami sa mamahaling restaurant talaga doon. Hanapin ko yung pinakamahal doon sa kakain. Style ni Koy Koy yan. Kumakasama ko lang mga Sorrento boys lang, parang ganun. Kasi iniisip ko, pag nakakain kayo ng ganito kasarap na pagkain, may inspire kayo eh. Parang ganun. Okay, gets ko na. Pero wala eh. Pag-uwi nila Sorrento, hindi masarap. Yung iced tea doon, hindi masarap. Kulang sa lasa. May missing piece, Koy. Hindi mo na-gets yung iced tea na yun. Kumbaga, nasanay ka masyado sa iced tea na, ano ba yun, yung timpla-timpla na. Tetra pack. Oo, na ganun. Na matamis masyado. Hindi sugar. Hindi mo gets yung totoong lasa ng iced tea. Ewan ko na, wala ka na. Hindi ko, give up na ako sa'yo. Ang mahal nung ginastos kong yun. Masarap yun. Hindi umipik eh. Hindi umipik. Ang mahal nung ginastos. May missing puzzle piece doon, Koy, tingin ko. Sige, pati parinig. Yung hindi nila pinaghirapan yung binigay mo. Okay. But so saan, halimbawa sa akin, bago mo ibigay sa akin na masarap, tama si Frank. Kailangan, paghihirapan ko muna sa school or something. Kasi mararamdaman mong kahit hindi masarap, ang sarap nun. Oo. Kahit hindi masarap sila, yun. Parang wala lang. Tumatambay kami, inaya kami ni Koy para dalhin sa masarap. Whatever. Yes. Parang hindi nila pinaghihirapan bago ng ano. Oh, ano sa'yo? Sa akin ako, yun. Nung unang dinala ako sa The Port. Ako rin sumula lagi doon. Siya talaga. Hindi naman, example talaga. To siya. Dinala ko rin to siya. Ayun, sa akin, ang dating sa tang inang, ganda dito, Koy. Pero hindi, so, base sa kwento ni Pudong, pinaghirapan mo rin yan kasi ayaw naman sa'yo ni Koy Koy noong unang kilala niya sa'yo. Sa bagay, ayaw talaga niya sa akin. Ayaw sa kanya eh. Pinalis ka nga eh. Ayaw totoo ba yan? Oo, pinalis siya. Oh, kaya tonto ha, kanong sinama ka niya. Ngayon, yung mga kababata niya mismo na dapat ang kasama niya. Kwento mo paano ako pinali. Dati kasi balikbayan lang siya sa Sorrento. Kasi sa state siya, di ba? Tuwing dadalo siya sa Sorrento, papatawag niya talaga yung mga kabatch niya kasi mga kuya na namin eh. Kami mga lower batch kami. Saling pussy mga siya. Kids talaga kami. Mm-mm. E nung pagbalik niya sa Sorrento, hindi niya alam, tambay na rin ako. Okay. Pasok na ako sa mga kuya niya. Ngayon, pa-picture siya. Picture tayo, tropa. Pictorial bone tropa. Okay. Sa burger machine. Tapos kami mga bata, nasa harap nakaupo kami. Ginaganon ako ni Koy, sino ba yan? Palisin nyo yan, hindi ko kilala yan. Di ba? Pero may picture yun. Yung picture na yun, solid yun. Iconic yung picture. Nandun ako. Pinalayas. O, di ba? Paano ka namang hindi matutuwa sa BGC? Kasama mo si Koy Koy. Sabi nung mga kabatch niya, yung mga kuya-kuya ko na tropa. Hindi, tropa yan. Kapatid ni ano yan. Kapatid ni ganyan. Kailangan ka pa i-explain. Parang buong picture yan, nakatingin lang ako sa kanila. Mainit yung dugo ko eh. Nandun ako kasi hindi ako maangas na bata. Hindi ako maangas na bata.
Oh, hindi kasi sa lugar namin to, ano dun eh, importante hierarchy. Hierarchy. No, hierarchy ng mga tambay, syempre. Sino ba to? Ba't kasama sa picture taking ngayon, tropa? Oh. Pag yung sa picture na yun, lahat dun talaga, OG. May rango. Mm. Kahit yung mga batang kabatch ko dun, may rango yung mga bata dun. Ako, wala talagang rango dun eh. Sino ba yan? Palisin niyo yan. Kumbaga wala kang tira, no? Wala kang tira doon. Pudong lang talaga ako doon. Kinakaltukan lang ako. Ganun. Ngayon nga, eto nga Pio, yung mga kabatch niya nga, dati ah, gusto niya, gusto akong banatan. Kasi ba't si Pudong kasama mo? Hindi kami. Yung mga ganun. Gusto ka ng banatan kasi kasama mo si... Pero tama si Frank, pinaghirapan mo rin makarating. Sa BGC. Oh. Kasi sabagay. Lahat ng tawag ko sa iyo noon. Eh, may tanong lang ako. Ano bang point bakit gusto mo siya makasama? Nung una talagang nakausap ko si Goy Goy. Kasi pwede naman magtropa siya ng iba. Ah, ayaw mo sa akin? O hindi rin ito. Kasi ako tropa Sorrento ako. Alam ko yung nangyayari doon. Wait, yung pagkakilala mo ba sa akin noon? Tate na Koy Koy na. Walang Sorrento Koy Koy. Tatay na talaga. So, ang pagkakalala mo lang sa akin, states lang talaga. Na si Koy Koy yung balikbayan. Toblerone. Pag umuwi pa si Koy Koy, paborito talaga niya yun. Nabibigay siya ng mga jersey, ng mga silver, quintasa lahat. The Godfather. Lahat, binibigyan niya yan. CD, mixtape. Ganyan kakapal yung CD. O, pakalat niya sa Sorrento. Who Jesus. Wow. Ganon ka rin talaga mag-give back sa ano mo, no? Sa hood mo. Kasi nakakanood ako ng mga mafia movies. Ganun yung mga doon eh. Feeling doon. Tapos pag-uwi siya galing tate. Ngayon ayaw ko na mamigay. Which is maling-mali nga eh. Mali talaga. Kasi sabi nga sa Bible, teach them how to fish. Totoo, tol. Dati ganun. Talaga yun. Pag-uwi siya na galing States, puta, malaking balita sa Sorrento yun. Uwi si Bugoy, bukas dadating ha. Puta, swimming, party, lahat yun. Lasing lahat. Gusto ko lasing lahat. Si Bugoy, bukas dadating ha. Ganyan. Gusto ko high lahat. Ready lahat, high lahat. Ganun, no? Pero tignan mo, yung mga taong ganun, di sa pag-ano, sa usual lang, yung mga taong nasanay na binibigyan mo na lang ng wala lang, ng hindi pinaghirapan, walang reward. Tignan mo yun, nakakaya. Nasaan sila after? Nasaan sila? Napasa pa nga kami after eh. Kasi parang nung tumagal na, syempre natuto si Koy Koy, tangin na, mali pala yung mga pinagagawa ko dati. Nung tumagal, parang, si Koy Koy yung yabang na yun, no? Hindi na namamatay. Madamot ka pa ngayon. Damot hindi kasi dumating rin sa point nga na naubos yung pera ko. So, nangihingi sila sa akin, Kagi, mas may pera ka pa nga yata sa akin. Wala na akong pera. Eh, ang tingin lang kay Koy Koy sa Sorrento. Dollars, ano, no? Dollars, ah, tangin na tira sa Amerika. Tsaka kultura ng Pinoy yan pag galing ibang bansa to. Usually nga, kahit walang pera dahil napaagod dun. Balik sa tanong niya, ba't daw, anong point ba? Anong point ba't mo gusto makasama si Koy Koy? Hindi, yung una ko talaga siyang nakausap. Di ko pa talaga siya nakakausap noon, ha? Kasi ayaw niya rin ako, eh. Nagtaka rin ako, Piyo, nung nasa stage na siya, ako yung tinawagan niya. Okay. Pares kami, question mark, eh. Tinanong ko rin siya, ba't ako tinawagan mo? Hindi ko rin alam, eh. Okay. Saan yung tinawagan niya, dong? Wait, rapper ka na ba nun? Internet rapper. Rapper-raperan. Okay, walang okay, okay. Perang. Yung era nung internet rapper. Okay. Yung mga panahon na yun. Oh. Ganun. Pero ikaw, hip-hop head ka na. I mean, fan ka na ng rap. Oo, hey, ako. Putang ina. Oh, siguro, yun yung isang reason kaya gusto mong makasama. Kasi hindi ka rapper, di ba? Chakra. Chakra yan. Chakra. Isipin mo, nasa Sorrento na si Koy Koy, ha? Okay. 187 sound trip namin dun. Oh, sumenyas ka muna nung ganun. Oh, yan. Blind rhyme, no? Abaddon, yo. Shout out, Abaddon. Alam mo na ba? Alam mo ba yung mga ganun? Ah, hindi niya alam, di ba? Siya nga si Abaddon. Abaddon. Si Abaddon. Tapos yun, nung kinausap ako ni Koy Koy, parang ang ino iba magsalita si Koy Koy sa mga tao sa Sorrento. Preach. Preach na siya alaga. Parang yung time na yun, bata pa, nagustuhan ko na agad. Ang ino, Koy Koy ako sasama. Doon. Sabi niya nga ano, nung time niya tumawag siya sa akin, Tong, isip ka ng negosyo dyan. May 1 million ako dito. Oh, napanood ko yan. Oo. Gusto ko yung kwento na yan. Sabi ko talaga, tayo makto. Totoo. Akala niya, 1 million na yung makto. Sabi niya, siyempre, bata pa. Gusto ko yung kwento na yan. Sabi ni Koy Koy talaga, gago. Mag-resell ka manok. 1 million lang pera ko, hindi kasha yun. Ganun. Tangina, kala ko makto agad eh. Makdong. Gawa tayo ng makdong. Tapos yun, hananap na yung mga tropa. Asan sila ganito? Asan sila ganyan? Takbo ko sa tambahin. Oh, si Koy Koy, si Koy Koy. Yung mga kabats niya, nagtataka rin. Ba't sa'yo tumawag si Koy Koy? Hindi ko rin alam eh. Ba't ako tinawagan na ito ni Koy Koy? Ayan na. Tapos yun, pag uwi niya dito, kinontak niya ako. Punta ka dito, BGC, mga ganun. Ganun. Na-inspire ka na, no? Tapos una pa nga nun, dahil sobrang daming tropa sa Sorrento. Ang punta lang dito sa BGC, dalawa-dalawa lang. Ngayong gabi, dalawa. Mm-mm. Bukas, ibang dalawa na naman yun. Sa sunod, ibang dalawa na naman. Eto, meron kayong na-experience na tao naman sa kahit sa tropa nyo na sa sobrang inspire, umiiyak. Sobrang inspired niya? Oo. Sa akin ko, si Good Job.
Solid yun. Ako, yung bata niya. Ako meron ako si Mata, tol. Si naiyak siya kasi. Sa akin si Goodjob, kilala diba, si Goodjob. Nakita niya pa lang yung merch natin. Yung cup. Tapos sabi niya, ito na yung... Umiiyak siya, sobrang buhos na luha, tol. Sobrang buhos na luha. Sabi ko, ako na yung gumaganto kay Mata. Uy, ba't ba tumiiyak ka? Ginaganong ko na siya. Sabi niya, ito na yun, mababago na. Kasi tatawin ko talaga ito eh. Hindi pera yung dumating ha. Trabaho yun dumating. Hindi pa pera. Diba? Hindi pera yung dumating, trabaho yung dumating. Peperahin pa. Doon mo makikita yung gigil niya. Doon mo makikita yung heart gigil niya. Oo. Tsaka malinaw ang vision. Kasi ganyan din ako eh. Parang sa'yo, ipinapa-inspire mo sa kanila. Hindi mo binabrag yun eh. Lalo sa team mo. Kung ano yung mga meron ako, hindi ko hindi binabrag sa kanila. Gusto kong manakikita nila. Kita mo yung bahay. Tama. Tama to? Dapat meron ka nito. Tapos umiiyak yun, tol. Yan, tol, every sobrang sensitive topic kasi sa Pilipino yan eh. Yung magyabang ang tingin nila dyan eh. Yung sabihin mo na, ito yung malaking bahay, kotse, ito yung pera ko ngayon, pakpakpak. Usually sa mga Pinoy, hindi nila maintindihan yan eh. Yabang nito. Kaya natutuwa ako pag nakakaintindi yung tao ng ganun, dire-diretsuhin mo na. May potential itong taong to, naiintindihan niya, nakakonect siya. Bihira lang. Kasi kaya bihira yung Filipino culture din kasi na okay lang maging mahirap, basta pamilya, sama-sama. Ganun Filipino culture. Tsaka may mga mayayaman tao na din ang culture din talaga, sobrang low-key. Ako naman, ang mindset ko sa ganun, ba't ko ilo-low-key? Hindi naman shabu yung negosyo, hindi naman drugs yung negosyo ko. Di ba sa American gangster, di ba? Hindi ilo-key. Kailangan hindi ka flashy, low-key ka lang. Hindi pa eh. Pansin mo mga movies dito, laging... okay lang basta magkakasama. Laging pang mahirap na storya siya. Kaya nga. Parang mahirap tayo maka, ano ng movie, dito, pang mayayaman movie. Dito sa atin, no? Tama. Wala. Sa States, maraming ganung movie, di ba? Parang wala pa nga akong maisip dito na ganun. Eh. Di ba? Wala. Okay. Kaya so ngayon, siyempre, kakanood ng mga Pinoy ng ganun, yun ang ano mindset nila. Na-attract din nila yun. Ano nila yung system. Oh yun, ano na ba? Yun ang tumatak sa ano nila ba? Isip nila. Nagkakahiyaan magyabangan sa atin, Koy. Mayabang si Koy. Koy, sobrang yabang talaga na ito, pre. Pero yung dating... Halata naman sa masasabi na ito. Pag nagpa-podcast, ako may nakaya-rapper. Mo sample rapper. Pero hindi ka naman mayayabangan. Hindi, kasi kilala kita. Pero kilala kasi kita sa personal, Koy. Hindi, sa mga hindi nakakakilala sa'yo. Hindi, ako nung first, hindi, pangalawang meet pa lang natin eh. Ako nung first meet din namin, nai-intimidate din. Parang ang hirap din kausapin, gano'n. So ako, inaantay ko muna kayo mag-punchline. Nagjo-joke ba ito? So, phone lang muna. Mamaya kasi, yung mga napapanood ko lang sa internet, di ba? Parang, mamaya, gano'n talaga to. Baka bigla akong mandon. Ito, alam mo yun? Ganun lang ako. Tapos nung nakita ko na nagjo-joke na siya, yung naalala niyo yung mga Joshua? tawa na ako ng tawa. Tapos sabi ko, hindi ako kay Frank nung after natin mag-meet noon. Makulit din pala si Kuy Kuy, no? Yan ang hindi nagugulat yung mga tao na pag nakasama si Kuy Kuy sa personal. Tangina. Oo, ako let din. Para sa akin lang, mayabangan ka sa akin o ma-inspire ka sa akin. Kasi yung mga ibang tinitingnan kong tao, yes, mayayabang talaga yung mga yun, pero nai-inspire ako sa kanila. Hindi ako naiinis sa kanila. Dawin talaga kung paano talaga tumingin yung tao. Eh, no? So, yung mga tinitingnan nga nating tao ngayon, mayabang talaga. Panisayabang ko eh. Wala, humble ka. Nagmumukha akong humble. Literal na humble. Gusto ko yun. Pero naiinis ba ako sa kanya? Hindi ako naiinis sa kanya. Parang utang. Dawin talaga yung tumingin yung tao. Paguyod natin ang yabang culture. Confidence yun. Mayabang ka. Yeah. Ang yabang, dumadagdag. Ang yaman, nauubos yan. Hindi, alam mo, meron din good side talaga din ang yabang kasi kung iisipan mo siya ng good side kasi hindi, parang ganyan, mayabang ka, okay lang kung panindigan yun. Baka pa mo. Minsan ganyan ako. Yan yung good yabang. Yabang ko, ang dami ko pinagsasabi, kailangan kong panindigan to. Iba yung yabang sa arrogante. Exactly. Yung arrogante, medyo yun na nandun na yung nangaapak ka na. Mata pobre. Parang yung isang may kwento sa akin, yung tropa ko na engineer ko, may isang rapper. Nag-record sa kanya. Bakit naman magkakalaman? Hindi. Wala akong sasabihin. Wala akong papangang. Name prop. Sabi niya lang, dito, bago ko ilabas tong kanta na to, alam ko mag-hit na yan eh. Ako hindi ako nayabangan nung narinig ko yun eh. Sabi yung tama yung spirit. Kaso yung mga nakarinig doon, nayabangan. Nayabangan sila. Alam mo, wala pa akong nakausap na successful na hindi mayabang. Walang biro ah. Man, kasi napansin ko kasi pag kausap ko naging open naman sila eh, parang alam nilang hindi ko sila i-judge. So lalabas yung totoo. Mayabang. Wala akong na ayaw ko nalang mag-name drop. Pero yung mga recent artists na top 1 dito sa Pilipinas, nakausap ko. Recent artists top 1? Ano ba? Ako ba yan? Hindi, teka lang. Baka ako yan. Reso lang top 1. Baka number 2 yung sinasabi mo. Mayabang talaga.
Yabang culture at its finest. Pre, maling chart. Maling chart yata eh. Maling billboard chart yata eh. Ano ba? Artist, artist. Okay, okay. Mayabang lahat, tol. Number two lang yan, number two. Siguro, tol, proud. Proud, proud. Proud sa craft, proud sa hard work, yun yung mayabang. Kasi yung niyabang naman natin, hindi naman yung future na gagawin natin. Oh. Hindi, ako nga nag-iayabang na ako ng future eh. Ganyan talaga. Ako, meron ako, ako na-meet nung 17 ako. Ito, nakasama ko nga sa trabaho. Si Kian Cipriano, si Kali Halili. Eh, sobrang kasagsagan din talaga ng Kali. Rockstar, ano, no? Magbalik days yun di ba? Eh, si Kian, si... Ano, rock enroll na. Alam mo, rockstar, tol. Tapos ang pogi. Ganun, baka shades lagi, maputi. So, parang... Ang yabang-yabang nun ni Kian. Mayabang talaga. Tapos sabi niya, ginanon niya ako. Alam mo, Pio, di ba nag-rap ka? Dapat maangas ka. Tigilan mo na yung ano, pa-cutie-cutie na pa-ano-ano. Dapat maangas ka. Gagi, tama yung sinabi niya. Din. Unang tattoo ko, tol, tattoo artist niya. Hindi rapper yung nagsabi siya. Hindi, si Kian Cipriano, rockstar. Tama, sa lahat ng tama yung sinabi niya. Ginanon niya ako, bata ako noon, 17. Eh ako, rapper ako noon na... Yes, yes, ganito. I mean, no hate sa mga sobrang humble pa rin ngayon kasi sila na yun eh. Karakter na nila yun. Nasa DNA na nila yun eh. Pero nung si... Eh, ako bata. So, lalaro mo pa yung utak ko. Eh, pwede pa matweak eh. 17 ako nun eh. Eh, pag-uwi mo yan, ganyan-ganyan. Wala naman siya sinabi magpatato. Tinawagan ko siya nung afternoon, mga kinabukasan. Sabi ko, sino yung nagtatato sa'yo, Kian? Pwede pa ako magpatato? Patato ako doon kay Franz. Pumunta ako sa kanila sa Marikina. Sa Greenwood. Oh, pare, patato ako. Ayun na, dumami na ako. Tapos naging mayabang na rin ako. Hindi na mayabang. Eh, maangas na. Sabi ko, oo nga, no. Tapos nung alam mo, thank you, Kian, eh. Kasi, from there, tol, dati kasi, di ba, ganun ako. Si Kian, rockstar nga, maangas. So, yung confidence niya, talagang, yung alam mo yung love ng mga tao. Kasi dahil confident ka, ang resulta, makapal mukha mong kumausap ng tao. Hindi ka mahihain. Kapag hindi ka maangas at wala kang confidence, ikaw ngayon yung nandun sa sulok. Totoo. Hindi ka nagsasalita. Totoo. Hindi ka nakaka-build ngayon ng network, which is very important sa pagiging successful mo. Exactly. Kasi kung wala kang confidence, wala kang network, babagal yung usad ng pagiging biyahe mo. Di ba? So, nung naging may tattoo na ako, unti-unti nabibuild ko yung confidence ko bilang bata. Ayun na, natututo na rin. May tattoo na. Natututo na ako makipag-usap. So, from there, doon nag-start. Kaya thank you din yun. Yan. Tama yung advice niya yun, tol. Kasi pansin ko sa mga... Oh, sa bagay. Siguro cultured lang din ng Pinoy na hindi nga masyadong mayabang. So, eh, tingnan mo naman sa stage, di ba? Sila Khaled. Oo, yabangan talaga. Kaya na, pero alam mo na, weirdo, pag hindi mayabang pero pintasero naman. Ayun lang. Oo nga, tabagay. Yabang nga na lang, huwag ka na mamintas. Oo nga, no? At sarili mo pa yung ano, di ba, niyayabang mo. Hindi ka na nga nagyayabang, pinipintasan mo naman siya. Oo, mas masakit yun. Magyabang ka na lang, mas okay pa sa akin yun. Eh. Kaya parang, kaya pansin ko, pag yung mga rappers, yung mga papasok sa rap game, dahil meron silang culture na yun nga, hindi culture, mayabang. So ngayon mag-rap sila na parang yun nga, hindi sila mayabang, yung ganun. Humble rap. Humble. Hindi mumble din. May mumble, may humble. Hindi sila mumble rap, humble rap. So yun nga eh, dude. Oo, parang ganun, pansin ko nga. Tayo na 'di ba, rapper ka nga eh, rapper. May rapper bang di maangas? Yan yung sinabi ni Kian, exact word. Yep. Kaya nga rapper eh. Ganun, yun yung exact word. Tol, sa hip-hop industry, ang tingin ko lang talaga, ang tema ng hip-hop, original niya yung mga itim, di ba? Ang original ng hip-hop is making it out of slavery. Totoo. So pag naging made it ka na, itatago mo? Hindi. Yung ano point, pag nagtago ka, hindi ka naka-inspire ng kapwa mo. Hanggang ngayon, si Didi, ganyan. Kaya naman nag-flex si. Kaya naman nag-flex yung mga itim. Bakit? Piniflex nila yun para yung youth na nasa hirap, nasa kulungan, nandun sa mga... Ang tawag doon, projects. Kaya sila pupunta sa projects ng naka-Rolls Royce. Para hindi sila nagyayabang. Gusto nila na magkaroon ng maraming katulad nila. Totoo. Ayaw mo kasi ba ng community na pareho mo lahat? Tol, ganyan din ako mag-isip minsan, tol. Hindi ko sila
niyayabangan para lang para ma-hurt sila. Oh, hindi. Kumbaga parang pinagusto ko lang ipakita yung posible sa kanila. Ngayon exactly. Kung maangat ko pa ito nung maangat, parang ganun ulit. Kita nyo, yes. Di ba halos pareho lang tayo ng pinanggalingan. So, same shit lang tayo. Parang at the ganun. Same time, na-challenge ka rin kasi kailangan ko challenge ito. Oh, panindigan. Ganun. Panindigan. Oh, nakakatakot maging mayabang eh. Kaya ayaw rin siguro magyabang ng ibang lalaki. Namimintas na lang sila kasi ang hirap panindigan maging mayabang. Namimintas. Ah, ganda nun! Bars! Ganda nun! Bars, syempre. Nakakatakot magyabang eh. Kasi pag nawala yung kung anong pag-aari mo yung shit, paano na? Totoo. Diba? Dapat di ka takot masapak. Parang ganun. Totoo. Kailangan roll isa with pa? The punches. Oo, oh, isa pa. Para isa, pa tayo, isa pa, isa pa. Isa pa tayo, isa pa tayo. May battery ka pa? Palit battery. Pa. Ay, and we're back. Naka-fourth quarter tayo ngayon. Mainit ang ano. Saan tayo na po tuloy? Pintas at yabang. Pintas. Oh, may sasabihin lang ako ha. Pag pintas lang ang kaya mong gawin, good boy ka na lang. Yan. Huwag mo nang pilitin magyabang. Sabi niya kasi, ako daw, kaya ko daw magyabang at mamintas. Anyway, pero sige, dun tayo sa pintas. Gusto ko yung ano na yan. Point na yan, no? Nung nagsimula ka ng career mong yan, panahon na yun ng may comments, di ba? Like social media na yan, di ba? Oo naman. Okay. So sanay ka na rin talaga sa mga negative comments. Kasi pansin, parang sa tingin ko lang, ewan ko lang hindi, ko to. Hindi ako sanay. Pero alam mo nung red flag sa content niya yun eh. Oo. Ayoko nun. Sa'yo panalo yun. Epic. Ay, epic yun sa kanya red flag yun. Hindi kasi ito, di ba, may meet ka na mga yung mga OG na artista. Artista. Yung mga dating artista, yung wala pang social media ba? Ewan ko lang kung totoo, pero sa tingin ko lang, iniisip ko, sanay kaya ito sa mga negative comments? Kasi yung panahon nila, walang comment, di na nakikita yun eh. Ano, nagiging blessing na lang siguro nilang tinitignan yun, pero hindi, masakit eh. Ganun ba sila tumingin? Hindi ko alam, iba-iba yung na, perspective ng tao eh. Ano ikaw bilang naging artista ka? Ako? Sa akin, maano ko tuloy, sensitive ako eh. Hindi naman sobra. Magaling ako magtago ng emosyon. Kasi aktor ako eh. Ano? Pero nasasaktan ako mabilis. Lalo nung gumawa ako ng kanta sa naging pro, ano ako, pro someone ako na pangulo. Pare, yung mga comments talaga dun, masasakit. Lalo kung alam mong galing sa mga intelektual na tao. Kasi may mga comments naman na alam mong troll lang eh. Okay, eh mali-mali pa yung spelling minsan, okay. Di ba? So okay lang yan, matatawa ka dun. Okay. Pero kapag ang negative comments sa'yo o yung mga bashing sa'yo, eh galing sa intellectual na tao. Wait. Nakakatawa. Ano yung example mo ng intellectual na tao? Alimbawa, yung parang, ito, rapper ka, tapos may presidente ka. Sino siya? Sino siya yung nagsasalita? No, mga norms din na tao na may, na, hindi, yung kumbaga nababasa mo yung comment niya, maayos yung sinasabi. Ah, okay. Ibig sabihin, hindi siya troll. Hindi siya, totoong tao. Totoong tao siya. Pero, na, ano siya sa, ano, worms din siya? Like, normie. Peasant. Normies. Oh. Adbot. Siyempre, mga kalaban nung ginawang ko ng kanta. mga galit doon. Pero at the same time, masakit kasi ang sasakit ng mga sinasabi nila to. Yun medyo ayo ako. Pero grateful naman ako, wala naman ako masyadong ganun. Wala akong ganun eh. Wala. Shit, almusal ko yan. Kami doon kami nabuhay talaga. Almusal kami nabuhay. So pinarinig mo sa kanya na na-hurt ka, hindi lalo ko nilang ganun. Ah, na-hurt pala to. Hindi, okay lang yun. It hurt. Oo nga, ano, tangin. Mali. Narinig mo eh. Hindi mo siya. Hindi, pero yung time naman kasi na yun, medyo gets ko na rin. Kasi nga, politiko. Alam mo naman pag ganyan eh. So, yun na lang iniisip ko. Pero so far, wala namang masyado. Ay, may isa pa pala. Eh, wag na. Yung nahano ako. Wag na. Yan nalasing ako, ayoko na nun. Nalasing ako. Siyempre, pag sobrang fucked up ka, depressed ka, nalasing ako nung sobra. May mga nagagawa kang mali. Mali. Tapos nalalagay sa... Hindi mo na rin mabura. Yun. Out of control na siya. Ako, minsan... Tang inasimulat sa pool, ang dami na ating ganun, kuy. Gawin ko kasi tingnan yung parang bashers ba. Kaya rin, okay. Alam mo yung mga pelikula noong unang panahon? Kaya rin mga kings. Kahit hindi unang panahon mo pelikula. Basta yung mga settings na may king... May kingdom sila. May mga peasants. Di ba lalabas yung king sa terrace? Di ba may terrace siya, lalabas siyang ganyan. Ang forma niyang ganyan. As yung mga peasants nasa baba, kung ano-ano sinasabi, either pro sila sa king or anti sila sa king. Dami nilang sinasabi. Pero yung king walang sinasabi, di ba? Pakita lang siya ng presence siya dun sa... Oo, ano. Parang, ako, ganun ko tingnan ngayon yung bashers. Parang,
salita ng peasants to eh. Parang ganun eh. Ako yung king eh. Hindi ko... Hindi nagmamatter. Kumbaga, trabaho niyo yung mga peasants. Ang magsalita dyan. At least natututo ko ngayon. Kung sakaling dumating ulit sa akin yung mga ganyan. Ganyan ko talaga. Yan ang mindset. Trabaho ng peasant yan eh. Mag-react. Di ba? Kaya rin, may galing. May bibitayin nung mga unang panahon sa mga movies. Bitayin! Di ba may gumaganon sila? Trabaho. Yung nagpapabitay pa, gumaganon. Bitayin! Di ba yung taong nag-utos na bitayin yun, hindi siya gumaganon, di ba? Nakatingin lang siya doon sa bibitayin niya, di ba? Tapos yung mga peasants yung nagagano, bitayin! Trabaho nga naman nila yun. Trabaho nila yun. So para sa akin, yung mga nagko-comment, trabaho nilang mag-comment. Kumbaga as nilang, expected. Oh, trabaho as nilang expected. Mag-react. Ako naman, gagawa ako ng something na ikaw-react nyo. Either good reaction or bad reaction. Basta, trabaho ko lang, maglabas ng... kung ikarere, para may magawa naman kayo. Kasi syempre, itong mga peasants, ako walang magawa itong mga ito eh. Gano'n sila, di ba? Minsan may mag-hate sa akin na parang, tol, paragraph na talaga. Ayun, essay na, hindi na nga paragraph eh. Essay na. Pero ano ba usually yung mga binabato sa lahat inyo? Lahat ng maririnig mong pinakamasakit, yun na yun. lahat na sabi na nila sa akin. So merong, may gagawa sila. Antibay mo rin, no? May introduction, body, at conclusion, pang gano'n yun sila. Parang iniisip ko, may header at footer pa yan, ha? Oh, tol, parang iniisip ko, damn, gano'ng karami ang time mo? Parang gano'n. Tsaka, wala bang... Gagawin ko na ngayon. Hindi ka ba chinuchupa ngayong oras na to? Parang walang sex life. May time kang mag-gagawin. Lahat sex life. Sa amin, tang ina. Ako, most hated ako eh. Sa 2Joins eh. Oh, most hated sa 2Joins. Bad comments. Okay. Pero walang tumatagos. Para sa akin naman, salita lang to eh. Oo. Wala. Pero para sa ako, the way ko nga tingnan, sino ba ang nagsabi? Yun. Pa. Kaya nga tinanong ko sa'yo, sino ba yung nagsabi? Patingin nga nagsabi. Kasi wala namang matalinong tao na... Yun nga, nung gumawa nga ako ng kanta na pro-presidential ball, yun, dun ako nadali. Kasi mga kalaban ng presidential ball na yun, mga may utak, di ba? So, ang mas makikirot yung mga sinasabi nila, yung mga pang... Yung mga alam mong college student to, yung mga ganun. Pero, speaking of presidents, isipin mo naman yung binabangga ng mga politicians na gano'n. Alam kaya nga, bilibas sila eh. Bilibas ako sa kanila eh. Palaga, pre. Para sa akin, lalo na nung, kung kaya nga nilang bumangga ng gano'n. Tol, mas masakit naman ang sinasabi ng mga tao sa politicians kaysa sa akin siguro. Oh, di ba nasabi ko nga sa'yo yun? Oo naman. Pero kaya nila yun. Kaya nila yun. Kung baga para lang makuha yung gusto nila, I guess. Di ba? Kaya nilang banggain lahat yun. Lunukin lahat, no? Oo, parang gano'n. Tol, tangina si Jesus Christ nga pinako. Isipin mo, yun ang matinding bash, 'di ba? Yeah. Pinako si Jesus Christ. Oh. Para sa akin part ng ano 'yun. Basta para sa akin ganun nga. Sino ba ang nagsabi? Kasi most of the time worms lang 'yung nagsasabi, like nobody. Ganun. Malamang 'yung nagsasabi noon kaya pang utusan ng nanay niya bumili ng suka. Oh. 'Di ba? Parang ganun. Ano? Ba't pakikinggan tong worms na 'to? Hindi nagma-matter. Kahit pamataas 'yung trabaho niya. Kahit let's say kunyari mataas 'yung trabaho niya, di necktie ganun. Pero bandang huli, peasant ka ba rin, worm ka pa rin, nasa top 1% ka ba ng mga tao sa Pilipinas? Kung wala ka sa top 1%, hindi ako mag-aalala sa sasabihin. At saka binigyan ka niya ng oras para mag-comment siya sa'yo, di ba? Parang ganun. Sige, balik ka dito. Binabasa ko lahat yung tool. Ako din. Binabasa ko nagbabasa lahat. Nagbabasa kasi ako isa sa mga din, serye. Binabasa ko. Ang isa lang sa mga... Parang hindi naman challenge sa akin. Pero siyempre, dahil may mga babae ako, siyempre mas mahina yung mga babae pagdating sa ganyan. Negative comments. Ayan na. Ganun-ganun yan sila, di ba? Parang pero, sa wife ko, ganyan din. So ang ginagawa ko ngayon, parang kailangan ko maging example sa kanila. Mm-hmm. Pag nakikita nilang naapektuhan ako sa comments, madali maapektuhan yung mga babae ko. Okay. Pero wala na sa babae ko. Nakikita nilang kinakain ko sa almusal yun eh. Okay. Negative comments habang kumakain. Tapos pero sinasabi ko sa kanila, basahin nyo. Lahat ng comments basahin nyo para magmanhid kayo. Baliktad yung ano ko. Baliktad yung sinabi ko sa wife ko. Wag basahin. Sabi ko, wag mong basahin para hindi mo matanggap. Mali. Pamanhidin mo siya. Basahin mo. Pamanhidin mo siya. Basahin mo nang magmanhid ka. Tsaka usually, kung isipin mo yung comments naman nila, pag-isipan nyo mabuti, yung comments nila ay base lang sa kung anong alam nila. Totoo. Di ba? So, baba lang nun eh. Baba nung comment niya. Yun lang yung alam niya eh. So, tol, ang dami nilang talagang sinasabi na grabe, layo sa katotohanan. Mm-hmm. Sa akin, parang achievement na yun sa'yo, Koy. Kasi wala, hindi ka naman naabot sa maraming bash o maraming comments in general kung hindi mataas yung numbers mo eh. Exactly. Oo, nga, no? Yan ang sinasabi ko minsan sa mga... So ano yun, basihan yun. Kung wala ka pang nag-hate, maliit ang numbers mo. Kasi sabihin natin, meron bang tao na 1% lang ang hater niya?
Anong ganun siguro? Kahit sabihin natin 10%, di ba? So 10 out of 100. So may 10 nagbabash sa'yo ngayon, may 100 supporters ka pala. Parang ganun. So achievement yun. Pag dumadami yung nagbabash sa'yo, dumadami na nakakilala sa'yo. Dami kong bashers, pre. Maraming umipakailam sa'yo. Di ba? Sabi ko nga nun, tol, pag halimbawa nadulas si Koy Koy, di ba, nag-viral, isipin mo na lang kung gaano kakalupit na tao para yung nadulas ka lang, may pakisilang ka pa. Oh, ano? Oh, yung ibang tao diba? Na nadulas ng todo-todo na pilayan, hindi pa wala, pinag-usapan. Wala nga yun. Hindi pa tinulungan. Hindi pa tinulungan. Hindi ba? Wala. Tinawaan ng pay. Tinawaan ng pay. Mas pakirot. Okay lang hindi pansinin pero hindi ka tulungan. Punta pa sakit yun. Binijohan pa yun. TikTok ang ngayon. Di ba? Diba? Oh, kaya ganun kaka-valuable kapag may nang-hate sa'yo. Sobrang valuable mong tao pala. Sarap din may sa parang... May pakialam sa'yo eh. Oo, no? May pakialam sa'yo. Lahat ng mali mo, may pakialam sila. Ang galing din kasi kung iisipin mo, pag marami kang haters, maraming pumupuna sa'yo ng mali mo, no? Kasi may dahil mong nanay na nagko-correct sa'yo. Nanay yung term, no? Nanay mo nanay. Nanay mo number one hater mo, usually naman. Totoo naman, totoo. I'm very, very grateful about that. Hindi ko mag-gets. Pag nag-negative comment sila, parang nanay ko sila nagsasalita. Oh, parang ganun lang. Kino-correct ako? Oo. Parang tinuturuan ka rin nila. Hindi, most of the time nga na nagko-correct sa akin, mali eh. Ba, tama ba nanay mo? Ha? Oo nga, sabang, hindi naman. Din hindi din. Oo, ganun yun nga ang point. Kaya ang galing. Nay, mali ka. Ay, love you, Nay. Oo, totoo naman din. Totoo. Mali din naman advice ng nanay ko madalas eh. Kasi ang advice nila sa atin towards love, care, ayokong tignan, protection. Ayokong tignan na nanay ko sila. Mas binit sila dun sa ano ko. Mas mga negative comment, hindi ko masabing para ko silang nanay, you know? Hindi, no, worms kayo. Huwag na nating pagandahin, no? Pinapaganda ko pa eh. No? Adbots, yung pinapatay lang sa computer, adbots kayo, party kayo ng game eh. Sa Matrix, no? Hindi naman maganda yung game na yun kung walang adbots eh. Kailangan ko ng adbots, parang gano'n. Yun lang sa akin yun. Ito pa, siguro sa tingin itong mga nagbabash na parang na, pagka rin, nabasa ko ito, napasa ko. Ma-hurt ka, no? Iniisip nila, Green isim na gumagano na ako noon. Tangina. Natututo ako, natututo. Kasi sa akin yung una, nagka-ice cream lang ako habang binabasa ko. Yung bago yung babae ko sa akin. Yung nakakabasa siya ng mga ganun. Yung mga nakakabasa siya ng ganun. Nagugulat siya na tumatawa ako. Okay. Ano epektuhan? Nakakatawa eh. Sa akin ang epekto na talaga noon nakakatawa, hindi na dayang tinatawa, tumatawa na lang ako. Talagang nakakatawa. Nakakatawa na talaga. Ganun. Plus, kung alam mo rin, kilala mo rin yung sarili mo talaga, confident ayun ka. Ayun pa. Diba? Kapag confident ka, ba't ka ma-hurt sa sinabi niya? Hindi niya kilala. Siguro sa kanila, i-take na lang din nila to. Ito siguro sa episode na to, na parang kayo naman, yung as ano lang din, kaysa mag-ganun, parang naghihimay. Take this as a reminder lang din, di ba? Na yung lahat ng mga sinasabi natin, ako sa akin, kumbaga parang naghihimay din kayo ng isda, no? What you mean naghihimay ng isda? Yung parang kakainin mo lang yung kaya mong kainin, huwag yung matitinig ka, tapos pag natinig ka, saka ka mag-iiyak-iyak dyan. Tama. Dapat, kung ano yung napapanood nyo o naririnig nyo sa amin lahat, sa bawat isa ng mga ginagawa namin, kung hindi nyo kayan lunakin at matitinig kayo, edi huwag mo na lang kayo, itapon mo yung tinik. Tas wag, hindi ka natinik o di kinain mo lang yung mga malinamnam, yun yung tignan mo ngayon, yung malinamnam. So parang reminder kaso yun lahat. Kaso hindi mo ano yung mga adbots. Eh. Ayun nga, kasi nga adbot nga. Habang pinakikinggan ka ng mga adbots. Nagko-comment na yan ngayon. Naka-ready na yung, naka-ready na. Eh, nag-send na. Naka-contra na P.O. Oo, ang pinagsasabi mong tinik dyan. Tugul. Ganun lang yung mga ito. Gago boneless to, tol. Boneless to. Gago P.O. boneless to. Walang tinik. Walang adbot. Kaya ang lusutan hanggang ganun. Sila talaga ang entertaining eh. Oo, sila talaga. Ito sa comment section, tol. Pag walang hit, di ka nakakatawa yung comment section. Pag puro support lang, ang baduy. Ang baduy. Naalala mo yung tinawag ko sa'yo na, tol, yung rapper na pinakinggan ko, chinek ko yung comment section niya, walang hate ni isa. Naboard ako boring. Naboard ako sa comment section. Wala akong binasa. Anong isuscroll mo? Yung maraming hate o yung puro support love? Hate, mapapascroll ka. Oo, tapusin mo yun. Ang maganda pa sa amin, fans yung sumasagot. Oo, makikipaglaban, no? Kuyari, punong-puno ng hate comments yung ano, di ba? Ngayon yung mga tao magbabasa, kano katagal siya sa page ko ngayon? Exactly. Ngayon, nagbabasa siya, hindi siya umaalis sa page. Nakikita ng algorithm yun. Tatagal to siya sa page ni Kuy Kuya. O, di ba? Parang ganun. Push nyo pa yan. Totoo. Tsaka yung never kami sumagot dun. Kasi nga, yung mga tao na kusa ang sumasagot eh. Pero ang minsan, ano nga rin, kahit gano'ng kasama yung sinasabi nila sa atin,
nagre-reflect ngayon pa rin sa kanila. Yung kumbaga, para makapagsabi sila ng ganun sa atin. Oo, yun yung lagi ko sinasabi. Hindi naman yung utak niya. O, kumbaga, hindi. Paano mo kayang magsalita? Hindi, ang point ko nun, gaano ba ka-fucked up yung buhay mo para magbuhos ka ng galit dyan sa comment sections na magaganyan-ganyan ka. Kumbaga, malamang hindi mo gusto yung kalagayan mo ngayon, walang kulang ka sa hug, para kulang ka sa kiss, koy, para kulang ka sa sex, kulang ka sa blowjob. Para sa taong hindi mo naman kilala, ha? Sa personal. Oo, oh, para maglabas ka ng ganun. Kumbaga, gaano ba ka-fucked up yung buhay mo dyan? Di ba? Parang ganun. Kasi tol, wala pa akong nakita. Oy, imposible makakita ka ng tao na sobrang saya na magko-comment ng galit sa... Oo, wala. Imposible. Oo nga naman. Imposible yun talaga, tol. Di ba, sobrang saya mo ngayon, tapos pagbababaat trip. Yung trip mo, no? Okay, tol, example. Kuyari, meron kang... Let's say, meron kang 20 na supercars. Okay. 20 na asawa. 500 million okay. Dollars. Okay. Punta ka sa YouTube na. Punta ka ba comment sa YouTube? Mag- wala ka na pakialam sa tao. Ano pakialam mo sa YouTube? kahit sino pa yung sikat na yan. Kahit sino. Wala ka. Hindi mo magagawa. Imposible, tol. Na magawa sino ba yan? Totoo. Imposible. Hate never comes from above. Hate comes from lagi nasa baba ang hate. Galing sa baba. Kaya nga, sinasabi ko ngayon. Siwi, natututunan tayo, man. Oo nga, no? Tol, ang tagal ko na sa internet game na to, wala pa ako nakita nag-hate sa akin na mas malupit sa akin. Talaga? Hate wala pa. Never ako nakakita, tol. Lahat yan sila nasa ganun ko eh. Okay. Kaya hate comes nasa galing nga sa baba ang yeah. Hate. Kailangan mong tumingala diba? Para mag-hate. Oo, kailangan mong gumanon. Mm. Kasi hindi ka makakapag-hate nung nasa baba mo. Imposible. Mm-hmm. Naiimposiblehan ako, tol. Damn! Diba? Bigat eh. Ano rin ako eh. Ako kasi... Kaya ganun nga yung sinasabi ko sa wife ko, huwag mo na lang basahin. Kasi nga ano rin ako yung alam mo yun. Pero at least natutunan. Kailangan mas maging strong. Strong dapat. Natutunan kong technique ngayon. Tama yun, tol. Kailangan mo maging king at peasant sila. Hayaan mong gawin ang yung mga ng mga peasants, yung trabaho nila. Ikaw bilang king, maglabas ka lang ng content. Oh, lumabas ka lang sa terrace. Bilang king, lumalabas ka sa terrace. Eh. Yung ano, nagko-comment sila nang nagko-comment, yung algorithm mo ngayon, mas tumataas. Oh, ganda. Pero alam mo, may kausap akong babae na nakaraan. Hindi itong mga babae ko, parang tinatry niyang pumasok sa mundo ko. Sabi niya, kayo no, natutuwa pa kayo na may nagbabash sa inyo. Sabi ko, hindi naman ganun. Okay, yun. Kaya gusto ko yung topic na yan. Natutuwa ka ba pag may nagbabash? Kasi yung iba, gumagawa na nga ng content para i-bash sila. Iba yun. Yun ang pinaliwanag ko rin sa babae yun. Hindi kami gumagawa ng something para i-bash kami. Normal lang yung buhay namin. Ginaganap pa na lang. Nagre-react lang talaga sila. Kung ano man yung ginagawa namin. Good or bad man gawin namin, may sinasabi reaction sila. Yun, no? So hindi namin, never kami nanadya. Na para. Kasi yun nga, ibang ginagawa ang ganun. Gagawa sila ng... Ako nung bata ako, ganyan din ako eh. Siyempre, you strive for ano eh, for being successful. So lahat gagawin mo. Lalo nung gutom. So ginagawa mo siya dati. Noon, lalo nung gutom na gutom ako. Okay. Lalo nung gutom na gutom ako. Which is sabi ko, nung medyo may kahit pa paano, eh yun nga mali pala ako. Ginagawa talaga ng iba. Oo, ginagawa talaga ng iba. Kasi galing ako ron eh. Galing ka ba talaga? Kasi iba gumagana rin sa iba yun. Si 69. Oh, diba? Sinasadya nga ni 69 pala. Totoo. Si 69. Oo nga, no? Hindi na sinasadya rin naman niya. Pero ewan ko, ang gulo rin ng ano niya. Pero hindi ko siya mahusgahan dahil hindi ko siya kilala. Hindi, perfect example si Eminem. Ano? Eh, di ba gumawa siya ng mga kanta niya na para i-bash siya? Hindi naman niya sinadya yun eh. Yun yung talaga siya eh. Kumbaga parang yun nga, parang iniisip ko. Yun lang naging reaction. Hindi, controversial lang talaga yung lifestyle ko. Yun? Oh, hindi. Yung kahit yung mga diss niya kila MJ, kila Britney Spears. Parang sa akin, may marketing din eh, di ba? Parang feeling ko ganun kasi talaga siya. Talaga parang ganun siya eh. White guy. Disrupter eh. Sinabi ko dun sa babaeng kausap ko eh, sadyang controversial lang yung lifestyle ko. Oo nga, kaya ako nagaganyan, pero hindi ko sinasadya. Normal ba or hindi siya normal? Nagugulat pa nga ako na para sa kanila controversial eh. Para sa akin, normal lang to eh. Oo nga. Parang ganun. Tatlong babae, anong controversial dito? Para sa akin, normal lang yun, pero sa kanila, kung ano lang sinasabi nila. O di ba sa mga... TV show, may mga fini-feature din ng mga ganung story eh, di ba? Oo, totoo. So, basta ganun ko lang tignan ang mga negative comments. Trabaho nila mag-react. Oo. Pag di na sila nag-react, tataka na ako. Oo, tama. Wala na nagko-comment, hindi no? Hindi na ako pinag-uusapan. Wala na. Hindi na ako ready. Wala na may pakialam sa'yo. Ayoko din nun, tangin. Wala na may pakialam sa'yo. Di ba? Ganun yun, parang what? Ganun. Pero yun, ako pas manhid din yung ganun yun. Ako minamanhid ko. Manhid na kami. Mga babae ko, wala na sa sabihin kanya. Ko nga kay Ira yan. Oh, Ira, sige, basahin mo pag may mga negative. Tama.
Tama. Pero alam mo, ang ganda rin nung sinabi mo sa akin dati. Kasi about sa mga kayo. About dun sa mga babae ko. Kasi parang sabi niya, para sa isang babae, ang pinakamahirap makita niya is yung lalaki niya na may ibang babae. Pinakamahirap sa isang babae na babaliw talaga sila dun. Eh okay. Ngayon, itong mga babae ko, like nasanay na sila, nakikita nila ako kasama yung ibang babae ko. So ano lang, ang basya kanila. Oh, wala na. Oh. Hindi na big deal. Diba? Ano naman, bash, nakikita ko nga yung lalaki ko. Alam niya nga na doon ako natutulog sa kabilang kwarto. Oh. Parang mas basically, mas lumakas nga sila eh. Yeah. Mas okay. Ganun sila. Plus, parang invincible na, ano pang mas mahirap doon? Oh, ano pang hindi ko kayang tanggapin? Eh, pero paano, alimbawa, diba sila yung main mo eh. I mean sila na yung mga kasama mo. Parang may emosyon pa ba sila pag alimbawa nakita kanila sa iba naman, hindi yung sa kanila. Yung silang mga... Sa iba naman. Oh, iba pa. Mas bukod sa kanila. Alimbawa, nakita ka, for example, nasa party ka ganyan. Tapos meron kang biglang kinikis ka ng babae ganyan. Well, kilala din kasi ako ng mga babaeng 'to dahil na hindi ka ganoon. Alam din nila na bago ko ikis yung babaeng 'yun, deserve na noon. Deserve ng babae 'yun. Alam nila na pinahirapan ko muna yung babaeng 'yun makuha yung kiss kong 'yun parang or yung makuha yung attention ko man lang 'yun. Gets na 'yun kaya nga alam nila yun, tuwing lumalabas ako, alam nila na trabaho lang ginagawa ko kasi sila pinaghirapan nila para mapunta sa akin. Tama. Eh. Gets nila yun. Okay. Oh, alam nila, kilala nila yan. Tol, may mga babae ako. So wala nga, no? Tol, wala o gali. May mga babae ako, tol, na kasama ko na sila. 3 months, 4 months, hindi ko sila ginagalaw eh. Okay. Kasi para sa akin, kailangan mong, kung gusto mong may mangyari sa atin, ito. Paghirapan mo. Oh, parang ganoon. So gets nila 'yon. Ah, hindi yan si Daddy, hindi yan basta-basta nang umaabot. Ako nga na pinaghirapan ko, 4 months nga ako hindi ginalaw niyan eh. Hindi diba kalad ka rin. Oh, akala lang na lahat. Kalad ka rin ako nang si Kuy babaero. Mukha lang kalad ka rin. Tol, babaero ba? Ako dati kasi kalad ka rin ako dati. Tol, lahat naman tayo. Lahat naman tayo, tol. Okay, lahat tayo dumaan diyan. Pero ang point ko lang, iniisip ng mga tao, babaero ako ganun. Paano yung babaero? Tatlo nga lang babae ko, wala nang labas dun. Imposible, wala nang ibang sinisex. Tangin na, yung iba nga, hindi labas na pito yung babae nila. Eh. Hindi show ba? Hindi show, public. Pero pito. Oh, ako, diba? Ako may tatlo lang ako. Ang dami nga. Diba? Diba yung, I mean, sa mga Instagram, 30. Sa mga katate. Tapos tago. Akin, tatlo lang yung akin. Tapos sasabihin, sinasabi na, magkaka-AIDS kayo pag ganyan. Paano magkaka-AIDS? Kami-kami lang dito. Diba? Kami-kami lang dito, hindi yun magkakasakit. Kami-kami lang dito, hindi naman kami nakikipag-sex kung kani-kanino. Hindi kami magkakasakit yan. Kami lang dito eh. Tama. Umiikot lang kami. So yung trust din nila sa'yo, nung mga ladies mo. Actually, it all boils down to that eh. Ano? Sa trust. Sa trust. Kaya lang naman nagkakaselusan dahil walang trust. Yung babae, ang nasa isip niya, andali kunin nito eh. Oo. Oh. Pag lumabas yan, kinausap yan ng magandang babae, sasama na yan eh. Oo, totoo. Kaya siya nagsiselos, ayaw kanyang paalisin, minomonitor ka niya. Oo, kung alam niya, gagi, suplado yung ano. Ako, mahirap ako makuha. Mahirap ako. Yes, sir. Kayo, testingin nyo. Hindi tayo kalad, Karen. Hindi. Pagpakita kayo ng cleavage nyo, mag-perfect shorts kayo. Subukan nyo. Hindi ko kayo dadaanan na. Kahit the place nga lang, ganun, no? Wala. Wala eh, no? Ganun lang. Walang baliliig. Walang, yung ganun, wala. Kulang na lang yung sa kabayo, tapa oo. Wala. Kaya yung mga babae ko pa nga na-excite pa ngayon sila pag magkakaroon sila ng isa pang sister wife, si parang... Grabe, no? Na-excite, no? Kasi parang nagiging para sila mga bata tayo sa bahay. Nakita ko nga eh. Parang magkakalaro sila. Nagkakaroon sila ng kalaro. Hindi katulad nung dating dalawa lang kami nila bruha. Ang dami, siyempre, babad lang ako sa computer. Sila tahimik lang doon, walang kausap, alam mo yun. Siya pa lahat ng gawain bahay, di ba sabi? Yung ba, siya pa lahat. Kaya ayaw nila bro mag-isa. Ayaw nila bro mag-isa, tol. Kasi dati nung kami lang dalawa niyan, siya lahat yan, hugas plato, laba, linis bahay. Eh, no? Timpla pa siya ng kape sa akin, masahiin niya pa ako, mag-sex pa kami. Like, wow, what up? Bagsak talaga siya kada gabi, di ba? Kaya nung nagdagdagan ng yung naging dalawa na, napansin niyan gumaan. Tingnan mo, gawin ko tatlo ha. Gumaan lalo. Paano ba pa naging apat? Diba? Ang chill yun. Diba? Gets nyo yung mindset. Wala nang gagawin sila, bro. Gets nyo yung mindset. Gets nyo nila. Padali nang padali. At saka yung bonding nila, tol. No? Di ba nakita ko kanina? Diba? Parang mga bata. Ang saya nila. Ang saya ng bonding nila. Sa totoo lang, kung nare-realize lang talaga ng mga babae yung pros ng
polygamous relationship, hindi naman din talaga siya. Not that bad. Not bad at all. Not bad at all, actually. Mabash ka na naman kayo niya. Bring it on! Bring it on! Worms. Pagsalitain ang mga peasants. Give them the chance. Yan ang comment section. Para may magawa sila. Tama. Sabi nga, ang video ay para sa opinion natin. Ang comments ay para sa opinion nyo. Yeah. Ano ang video? Ang video ay para sa opinion natin. Yung comment section para sa opinion para nila. Para sa opinion nila. Yeah. Ay, tama. Okay, okay. Yan so, meron kayong free ano, freedom of speech, no? Oh, para mga pagsalita kayo. At saka para may magawa kayo kasi kadalasan ang iba sa inyo wala talagang magawa. Binibigyan namin kayo ng magagawa ngayon. Oh, minsan ko yung mga comment doon, you know, parang iniisip ko yung taong nagsalita. Parang kunyari bad trip nga siya. Tapos napunta siya sa video mo. Nakita bad trip siya. Nakita pinanood niya. Muna niyang 45 minutes bang? Putang ina mo, nakakaingit yung buhay niyo. Alam mo, tol, yung iba nga doon malamang. Kaya rin mag-comment sila ng mga ganun. Yun yung pinaka-highlight ng day nila. Wow. Isipin mo gano'ng walang kabuhay-buhay yung day nila. Hindi, talaga, pagising sila, o kape, kain, nood ng Netflix. Doon na sila pinaka-nakakuha ng spike ng emotions pag nagkaganon sila eh. Kaya nga isipin mo, walang nangyayari talaga sa buhay mo. Kasi kaya ka may time magaganyan-ganyan eh. Dahil black and white lang yung buhay mo. Yes, yun? Yes. Dito sa amin, makulay, di ba? Diyan, black and white. Makulay ang buhay. Magulo, makulay. Sa sinabawang gulay. Pero minsan, tinitin ako pa ngayon good side, ibuhos mo na lang sa akin yung galit mo kaysa sa iba, may makasakit ka pa ng iba. Mag-comment ka dito for the team. Oo, mag-comment ka dito. Galing mo talaga sa ganyan ko lagi. Yung mag-comment ka dito sa comment section ko, ibuhos mo dito yung galit mo para hindi wala kang masaktan ng iba na physical, di ba? Dito mo ibuhos sa akin. Hindi naman ako tinatablan yun eh. Di ba sa akin? Kita mo yung good na nagagawa ko sa Gabi. alam nyo lang kung gaano kabait si Bugoy na Koy pre. Ang daming hindi nasapak. Dahil nag-comment in-absorb mo. Na, no? Ang dami nang hindi nasapak. Dahil yung mananapak sana, binuhos niya sa comment section ko. Hindi niya tuloy sinapak to. Kita mo, ang dami kong naligtas talaga sa parang ano, Frank, dati. Naging tagapagligtas yung kami yung, pa. Yung kami yung nag-aasikaso ng merch. Tapos di ba, ang dami nang namimeke. Ako, parang, ano ko yung pinipeke na? Yan mo na, tulong na natin yan. At least nagka-negosyo sila dahil sa atin. Boom! Pre, ganun. Grabe mag-isip si Goy Goy, pre, gagi. Wow, ang ganto na lang! Ano ba yan? Peace mo nga, sir. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo. Sa mga kukuha ng... Wait lang. Kuha ng wholesale, Daily Flight Global. Kaling! Yo, Pio. Saan kanila mahanap, Pio? Siyempre, okay, plug ka na, Pio. Araw-araw yan, gabi-gabi, Facebook ko, Pio Balbuena. Siyempre, yung YouTube din, may mga short films tayong ilalabas. At subaybayan nyo rin yung mga members ng Team Tambay. At siyempre, merchandise namin, tambaytoriches.com. Arami pang parating sa surprise. Pakita mo, Saul. Pakita mo. Ito yan, o. Oh. Yeah. Tambay! Yeah. Lahat. Yeah. Yung abangan niyo yung gagawin yung may gagawin kami namin, may gagawin kami nila yes, Pio. I'm excited, sobrang right. Excited. Magandang gabi sa inyong lahat, Two Joints. Yeah. Yeah. Two Joints Parang Mafia.